Po ay makinig sa inyong salita. Kaya sa linggong ito, kami po ay nag-aaral ng inyong salita para po sa buhay na walang hanggan. Pakiusap, bigyan po ninyo ng puso nga mapagpakumbaba ang bawat taong nakikinig sa inyong salita upang maunawaan namin ang inyong salita ayon sa katotohanan. Bigyan po ninyo kami ng pagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mula sa oras na ito hanggang sa matapos po ang session, samahan po ninyo kami at ingatan po ninyo ang seminar mula sa lahat ng hadlang at paggambala. Kaya hanggang sa matapos po ang Bible seminar na ito, samahan po ninyo ang bawat nakikinig upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Kaya sa inyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? Muli, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa pangatlong session ng ating Bible Seminar. Kaya ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa Biblia. At kahapon, napag-aralan po natin ang maraming bagay. Okay? So, John chapter 17, verse 3. Basahin po natin ang talatang ito ng sabay-sabay. 3 to 1. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Kaya ang layunin po ng ating Bible Seminar ay para sa buhay na walang hanggan. At para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan nating makarating sa tamang pagkakakilala sa tunay na nag-iisang Diyos at kay Jesucristo. Kaya kagabi ay pinag-aralan po natin at kinilala kung sino ba ang tunay na nag-iisang Diyos. Diba? Kaya ngayong araw, patuloy po natin itong pag-aaralan. Sabi po sa Bible, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan nating makilala ang tunay na nag-iisang Diyos. Bakit po? Kasi hindi tayo pwedeng magtiwala sa isang hindi naman natin kilala. Tama po? Pwede ba kayong maniwala o magtiwala sa isang tao na hindi ninyo kilala? Pwede ba? Pwede ba? Maraming tao, nagsasabi sila, kilala ko ang Diyos. Pero kapag tinanong mo, hindi naman nila kilala ang Diyos, di ba? So, parang ganito, kung meron pong isang tao na magpapakita sa inyo, first time nyo siya makita, tapos mangungutang siya sa inyo ng pera, di ba? Ipagpalagay natin na meron kang 5,000 piso sa wallet mo. At merong isang lalaki na hindi mo naman kaano-ano, lumapit sa iyo at hindi mo kilala. Tapos mangungutang sa iyo ng pera. Pwede mo, pautangin mo ako, promise. Babayaran kita bukas. Pwede, pautangin nyo ba? Pautangin nyo? Bakit po? Hindi nyo naman kilala. Di ba? Hindi nyo naman kilala. Mahirap pong magtiwala sa isang tao na hindi mo kilala. Eh lalo na sa Diyos, di ba? Maraming tao nagsasabi, kilala nila ang Diyos. Pero sa katunayan, nagtitiwala sila sa Diyos. Sabi nila, di ba? Ah, malaki ang tiwala ko sa Diyos. Malaki ang paniniwala ko sa Diyos. Pero sa totoo lang, kapag chinek mo, wala silang tamang pagkakakilala kung sino ang Diyos. Tama po? Kaya naniniwala daw sila sa Diyos. Matindi daw ang kanilang pagpaniniwala sa Diyos. Pero pag tinanong mo, ano ang pinaniwalaan mo? Wala silang idea. Tama po? Kailan ka naligtas? Paano? Hindi nila alam ang bagay na ito. Tama po? Kaya nga, sinabi nila, tinanggap na daw nila si Jesus. Naniniwala daw sila kay Jesus at tinanggap na daw nila si Jesus. Pero kapag tinatanong ko sila, minsan, wala silang idea kung ano ang tinanggap nila. Di ba? Tinanggap na daw nila si Jesus at ligtas daw sila. Pero pag tinanong ko, ano ang tinanggap mo? Ligtas ka na ba? Meron ka na bang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Biblia? Wala silang maisagot na klaro. Ano po ang ibig sabihin nito? Naniniwala sila sa isang bagay na hindi naman nila naiintindihan. Tama po? Ang tawag dito ay bulag na pagtanggap. Di ba? Tumanggap sila ng isang bagay na wala silang kara-idea. Ganito po ba ang pananampalataya? Hindi. Diba? Ang pananampalataya dapat nakabase sa katotohanan. Kaya marami pong tao walang kaligtasan. Bakit? Nagtitiwala sila sa isang bagay na hindi naman nila naiintindihan. Sinasabi nilang malaki ang kanilang tiwala sa Diyos pero hindi nila kilala ang Diyos. Tama? Kung talagang kilala nila ang Diyos, kaya nilang ipaliwanag sino siya. Ano ang nagawa ng Diyos para sa kaligtasan? Tama po? Pero wala talaga silang idea.
Pero ini-insist nila, tinanggap na nila si Jesus at sila'y ligtas na. Kahit na wala silang idea kung ano ba ang kaligtasan. Ang tawag po diyan ay bulag na pagtanggap. Maraming tao, ganyan. Tama? Kaya nga sabi po sa Bible, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano ang una? Makilala ang tunay na nag-iisang Diyos. Kagabi na pag-aralan po natin, inisa-isa natin, sino ang tunay na nag-iisang Diyos ayon sa Biblia? Pag-ibig, subalit, hukom siya. Di ba? Na kapag may kasalanan, hahatol siya. Di ba? Kaya nga, ano ang purpose? Bakit pinag-aralan natin ang history? Siyempre, para malaman na ang Bible ay totoo, pero mas mahalaga rito, makilala ang tunay na nag-iisang Diyos. Tama po? Sa pamamagitan ng mga pangyayaring nakasulat dito, unti-unti makikilala natin siya. Ang Diyos pala, hindi palalampasin kahit na isang kasalanan. Nahum chapter 1 verse 3, ano po ang sabi doon? Ang Diyos, wala siyang palalampasin kahit na isang kasalanan. Diba? Pero maraming tao, iba ang Diyos na kanilang kilala. Para sa kanila, okay lang na magkasala, basta maniwala ka lang sa Diyos. Hindi po yan yung tunay na nag-iisang Diyos na binabanggit ng Biblia. Sariling Diyos nila yan. Diba? Pagtayo nila sa harapan ng hukuman, magugulat sila. Bakit? Ibang Diyos ang haharap sa kanila. Sinong Diyos? Ang Diyos na humatol nung panahon ni Adan at Eva. Diba? Ang Diyos na humatol sa mga tao nung panahon ni Noe. Ang Diyos na humahatol sa kasalanan. Tama? Kaya kailangan po nating maligtas muna. Okay? Kailangan muna nating magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Biblia. So ngayong araw, patuloy po nating kikilalanin kung sino ang Diyos. Okay? Sa pag-aaralan po natin ngayong araw, ipinapakilala ng Diyos na siya ay Diyos na may isang salita. Kapag may sinabi siya sa Biblia, ginagawa niya o hindi? Ginagawa niya ng eksakto. Lahat ng sinabi niya, natupad na at tutuparin niya. Tama po? Ito po ang Diyos na makikilala natin sa session na ito. Okay? Kaya nga sa Isaiah chapter 41, verse 21 to 24, basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Iharap ninyo ang inyong usapin, sabi ng Panginoon. Dalhin ninyo ang inyong mga matibay na dahilan, sabi ng hari ni Jacob. Hayaang dalhin nila at ipahayag sa amin kung ano ang mangyayari. Sabihin sa amin ang mga dating bagay kung ano ang mga iyon upang aming malaman ang kalalabasan nila. O ipahayag ninyo sa amin ang mga bagay na darating. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos upang aming malaman na kayo'y mga Diyos. Kaya paano po natin malalaman ang tunay na Diyos? Ito pong mga salitang ito ay sinabi ng Diyos bilang paghamon sa mga Diyos-Diyosan. Mga ribulto, mga larawang inanyuan. Tama po? Ipinaliwanag dito ng Biblia, ang tunay na Diyos, kaya niyang gawin ang dalawang bagay. Ayon sa mga talatang ating nabasa. Ano po yun? Kaya niyang sabihin yung mga bagay na nangyari noong una. At kaya niyang sabihin yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Tama? Ganito po ang Biblia. Ano ba ang Biblia? Nakasulat na dito lahat ng mga bagay na nangyari noong unang panahon. Tama? Kahapon na pag-aralan natin ito, Eden Garden, Noah's Flood, Sodoma at Gomorrah, nangyari ba talaga o hindi? Nangyari. Nangyari talaga, tama? Biblia lang ang nagsabi ng mga bagay na nangyari talaga noong unang panahon. Tama po? At mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ito po yung mga propesiya. Ang Biblia, 1/3 ay propesiya. Malaking bahagi ng Biblia ay mga propesiya. Hindi pa nangyayari, nakasulat na. Pero ang propesiya sa Biblia ay detalyado, klaro. Tama? Hindi po ito hula-hula lang. Kaya nga ngayong araw pag-aaralan po natin, ang Biblia ba totoo? Paano tayo makakasiguro? Kung yung mga propesiya na nakasulat sa Biblia, matagal na panahon na, 3,500 years ago, 2,700 years ago, nangyari ba talaga sa kasaysayan natin? Kung talagang nangyari lahat na nakasulat dito, ibig sabihin, ang Biblia ay totoo at ang Diyos ay buhay. Lahat ng sinabi niya, ginawa niya. Naintindihan po ninyo? Pero ngayon pa lang, masasabi ko na po sa inyo, lahat ng propesya na nakasulat sa Biblia, nangyari na. Isa na lamang po yung hinihintay natin ngayon. Ano yun? Muling pagdating ni Yeso Kristo. Pero kahit yung mga mangyayari, after second coming, ngayon pa lang, ready na. Tama? Ibig sabihin, anytime,
pwede nang mangyari ito. Wala na tayong sapat na oras. Ngayong araw, matututunan po natin ang mga bagay na ito. Okay? Kaya makinig po tayong mabuti. Okay. Ngayong araw, nakasentro ang ating pag-aaralan tungkol sa Israel, ang saksi ng Diyos. Okay? Alam niyo ang Israel? Ito po ay flag. Ito yung flag, watawat ng bansang Israel. Ngayong araw, kailangan po nating pag-aralan ng history ng Israel. Bakit kailangan nating pag-aralan ng history ng Israel? Kasi importante ito. Okay? Alam po ninyo, mula Genesis chapter 12, Genesis chapter 12, hanggang last part ng Biblia, ito ay kasaysayan, history ng anong bansa? Pilipinas? Amerika? Mula Genesis chapter 12 hanggang last part ng Biblia ay kasaysayan ng bansa Israel. Sa madaling salita, kung hindi mo alam ang history ng Israel, wala kang alam sa Biblia. Naintindihan ninyo? Kung wala tayong alam sa history ng Israel, wala tayong kaalam-alam sa Biblia. Bakit? Ang Bible, mula Genesis chapter 12 hanggang Revelation ay history ng isang bansa. Anong bansa? Israel. Pumili ang Diyos ng isang bansa sa lupa para gawing bayan niya. Para maging halimbawa ng lahat ng bansa sa lupa. Kasi po, kung isusulat ng Diyos ang history ng lahat ng bansa sa lupa, pwede bang magkasya sa Biblia? Kung ilalagay dito ng Diyos yung mga mangyayari sa Pilipinas, yung mga mangyayari sa Amerika, kasya ba? Hindi, di ba? Kaya pumili lang ang isang Diyos ng bansa. Ano yun? Israel. Itong Israel kakaiba. Bakit? Yung history nila, hindi pa nangyayari ay pauna nakasulat na. Maliwanag po? Lahat ng ibang bansa sa lupa, kagaya ng Pilipinas, kailan po isinulat ang history? Bago mangyari o pagkatapos mangyari? Halimbawa, naging independent tayo, di ba? Si Emilio Aguinaldo, ibinigayway ang watawat ng Pilipinas, kailan po isinulat ang pangyayari na ito? Bago mangyari o pagkatapos mangyari? Pagkatapos mangyari. Pero ang Israel, iba. Bukod-tangi ang bansa na ito. Bakit po? Hindi pa nangyayari, nakasulat na. Tama? Paano natin malalamang buhay ang Diyos? Kung lahat ng sinabi niya sa Israel, nagkatotoo. Okay? Malalaman natin buhay ang Diyos. Okay po? Kaya nga, importante na pag-aralan natin ang history na Israel. Alam po na boring ang history. Sa school, pag ang klase ay history, gising ba kayo? Tulog. Di ba? History teacher, tulog lahat ng estudyante. Di ba? Pero sa oras na ito, huwag kayong matulog. Bakit? Importante na pag-aralan natin ang history na Israel. Kahit na hindi natin alam ang history ng Pilipinas, dapat malaman natin ang history na Israel. Okay? Kasi ang Israel, kung pag-aaralan natin, hindi natin pwedeng itanggi na buhay ang Diyos. Diba? Hindi natin pwedeng itanggi na walang Diyos. Bakit? Klarong-klaro, makikita natin sa history ng Israel, buhay ang Diyos hanggang ngayon. Okay? So, bakit pinili ang Israel? Una, upang sumaksi kay Jehovah. So Isaiah chapter 43 verse 10, kung titingnan po natin sa Biblia. Saglit. Isaiah chapter 43 verse 10. Makikita nyo, ang Israel ang saksi na Panginoon. Okay? Basahin natin ang sabay-sabay. 3-1. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. Pati inyong maunawaan na ako nga. Walang Diyos na inaniwaan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. So sabi mo dito, kayo ay aking mga saksi. Sino po ang kausap ng Diyos dito? Pilipino ba? Amerikano? Mga Israelita, tama? Kaya nga Israel lang po ang binigyan ng Diyos ng karapatan na maging saksi niya. Bakit? Lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa Biblia, saan po nangyari? Sa harapan ng mga Israelita, hindi sa harapan ng mga Pilipino. Tama? Dahil sila ang nakasaksi nito, sila ang may karapatang magsabi. Tama? Kaya nga, maraming mga Pilipino nagsasabi, saksi ako ni Jehovah. Pero hindi naman sila Israelita. Tama? Sila ba ang binigyan ng Diyos ng karapatan na sumaksi sa Kanya?
Pasensya na po, pero ang talatang ito ay hindi para sa ibang lahi. Kundi para kanino? Para sa Israel lamang. Di ba? Israel ang saksi ng Diyos. Bakit? Sila nakasaksi sa lahat ng ginawa ng Diyos. Ang stage kung saan ginawa ng Diyos ang plano niya ay hindi sa Pilipinas, ay hindi sa Amerika, kundi saan? Israel. Tama po? Kaya nga, importante ito upang malaman, manampalataya, at maunawaang may Diyos. Importanteng pag-aralan natin ang Israel para malaman natin, para maunawaan natin, at para maniwala tayo na may Diyos. Buhay siya hanggang ngayon. Tama? Israel ang magpapaunawa sa atin. Buhay ang Diyos hanggang ngayon. Tama? Kaya kung pag-aaralan natin mabuti ang Israel, hindi natin pwedeng itanggi may Diyos. Okay po? Kaya nga, isang bagay pa kung bakit pinili ang mga Israelita para isulat ang salita ng Diyos. Kaya sino po ang nagsulat ng Bible? Pilipino ba? Amerikano? Si Pablo, ano ang lahi niya? Israelita. Si Juan, ano ang lahi niya? Israelita. Ang mga nagsulat ng Biblia ay mga Israelita. Si Jesus, saan ipinanganak? Sa Israel. Ano po ang citizenship ni Jesus Christ? Israelita. Di ba? Pangatlo, upang gawing halimbawa sa mga intil, importante ito. Okay? Ano ang kinalaman ng history ng Israel sa akin? Sila ay ginawa ng Diyos na halimbawa sa atin. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila, example para sa akin. Tama? Unawain po ninyo ito. Okay? Kaya nga sabi sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 10, ano po ang heading dito? Mga babala mula sa kaysaysayan na Israel. Warning! Kanino? Warning sa atin. Okay po? Basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng panahon. Lahat ng nangyari sa kanila ay halimbawa sa atin. Di ba? Magtuturo ng aral sa atin. Tama? Kaya dapat alamin natin ano ba ang nangyari sa kanila. Tama po? Dapat maging klaro ito. Israel ang saksi ni Jehovah. Kaya nga, saan, nasaan po ang Israel? Ang Pilipinas, narito. Nasaan ang Israel? Alam nyo kung nasaan? Nasa gitnang bahagi ng mundo. Di ba? Sa Ezekiel 38 verse 12, wala pang mapa, binanggit na ng Biblia na ang Israel ay nasa gitna ng mundo. Okay? Bakit po inilagay ng Diyos ang Israel sa gitna? Para madaling makita ng lahat ng bansa. Tama po? Kasi gustong sinasabi ng Diyos sa lahat ng bansa ngayon, lahat ng bansa sa lupa, tingnan niyo ang bansang Israel. Kaya nga sila ay nasa gitna, di ba? Ano ang nangyayari sa kanila? Eksakto ba sa nakasulat sa Biblia? Kasi kung ang mga nangyayari sa kanila ay eksakto kapareho nito, ano po ang ibig sabihin nito? Pinapatunayan nilang buhay ang Diyos. Okay? Kaya ngayong araw, ikumpara natin. Lahat ng nangyari sa kanila, nangyari ba talaga lahat na nakasulat sa Biblia? Okay? Kung pareho, ano ang ibig sabihin nito? Buhay ang Diyos. Tinutupad niya ang sinabi niya. Ngayong araw, makikilala natin ang Diyos. Ang Diyos na tumutupad sa lahat na sinasabi niya. Di ba? Kaya kapag sinabi niyang may paghuhukom sa kasalanan, totoo ito. Kapag sinabi niyang may langit at impyerno, totoo ito. Tama? Pag-aaralan po natin ito. Okay? Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28, 3 to 1. Inilalagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos. Kagabi, napag-aralan po natin ang Red Sea Crossing, di ba? Pagtawid sa dagat na ulan. Yung mga Israelita ay tumawid sa dagat na ulan. Pero pagkatawid sa dagat na ulan, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Ano po ang kasunduan nila? Ito. Sumunod, pagpapala. Sumuway, sumpa. Parang kontrata. Alam niyo ang kontrata? Kapag sumunod kayo Israel, ganito ang gagawin ko sa inyo. Kapag sumuway kayo Israel, ganito ang mangyayari sa inyo. Di ba? Pero,
Okay. Kapag sumunod, pagpapala. Kapag sumunod, sumpa. Okay. Ngayong araw, kung ganoon, bakit po propesya ang pag-aaralan natin ngayong araw? Bakit prophecy? Katuparan ng prophecy? Kasi po, nakasulat na sa Bible ng pauna ang lahat ng mangyayari sa kanila kapag sumuway sila. Diba? 3,500 years ago, binanggit na ng Biblia ng detalyado ano ang mangyayari sa Israel kapag sumunod sila at kapag sumuway sila. Saan nakasulat yan? Deuteronomy chapter 28, Levitico chapter 26, at marami pang bahagi ng Biblia. Diba? Detalyado. 3,500 years ago, hindi pa nangyayari, sinabi na ng Diyos, ganito ang mangyayari kapag sumuway kayo. Diba? Pero nakapagtataka, mas maraming sumpa na nakasulat sa Biblia. Bakit? Alam ng Diyos na susuway sila. Tama po? Kaya nga, pag-aralan po natin ito ngayong araw. So, para maintindihan nyo, saan po nagsimula ang bansang Israel? Kanino? Kay Abraham. Diba? At nagkaroon siya ng anak, si Isaac. Nagkaroon si Isaac ng anak, si Jacob. Si Jacob, pinalitan ang pangalan. Tinawag siyang Israel. Okay? Kaya sa kanya, nagmula ang bansang Israel. Si Israel ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki. Tama? Ito yung 12 tribes of Israel. Pinagmulan. Okay? At pagkatapos, yung mga Israelita, nagkaroon sila ng hari. Haring Saul, David, at haring Solomon. Pansinin nyo, ano pong makikita nyo sa screen? Itong color blue. Ito ay petsa. Taon, di ba? Ano po ang ibig sabihin nito? Sina Saul, David, at Solomon ay hindi tauhan lang sa kwento. Sila po ay mga tao na totoong nabuhay sa mundo. Tama? Nakasulat ang pangalan nila sa kasaysayan. Bakit? Tunay na hari sila. Tama po? Kaya nga, nung panahon ni Haring David, yung mga Israelita ay sumunod sa Diyos. Kaya Israel ang pinakamakapangyarihang bansa sa lupa. Pero, nagka-problema nung panahon ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, alam natin, naging 1,000 ang asawa, di ba? Pero nung tumanda na, siya ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi marami sa kanyang asawa ay hintil. Dahil dito, hinati ng Diyos ang kaharian ng Israel sa dalawa, North Israel at South Judah. Okay? Pero, yung North Israel ay patuloy sa pagsuway. Kaya nga, winasak sila ng Assyria. Yung South Judah, hindi natuto. Kaya nga, winasak ng Babylonia ang South Judah at Assyria. Tama po? Mula noon, ang bansang Israel ay sinakop na ng iba't ibang bansa sa loob ng 600 taon. Sa loob ng 600 years, ang Israel ay sinakop na ng iba't ibang bansa. Tama po? Kasi sumuway, sumpa. Di ba? Pero, yung Diyos, kahit na sumusuway sila, nagpadala ng mga propeta para sila ay sumunod sa salita ng Diyos. Hanggang sa huli, tinanggihan nila lahat ng propeta, pero nag-decide ang Diyos ipadala si Jesus. Ano po ang ginawa nila? Si Jesus, tinanggihan din nila, di ba? Kaya nga, dahil po dito, nangyari sa kanila lahat ng sumpa na nakasulat sa Biblia. Di ba? Noong AD 70, ikinalat sila at winasak ang bansang Israel. Okay? Kaya, para maintindihan po ninyo, sino po ang pumatay kay Jesus? Mga makasalanan o mga relihiyosong Israelita? Religyoso. Ang pumatay kay Jesus ay hindi ibang tao, kundi ang napiling bayan mismo. Okay? Ang pumatay kay Jesus ay ang napiling bayan, Israel. Yung Israel ay naniniwala sa Diyos. Yung Israel ay masigasig sa mabubuting gawa. Pero, sila ang pumatay kay Jesus. Tama po? Ang pumatay kay Jesus ay hindi makasalanan, kundi mga relihiyosong tao. Tama? Dapat po ninyong maintindihan ito. Okay? Yung napiling bayan ng Diyos, ang pumatay sa anak ng Diyos. Bakit nila pinatay si Jesus? Pag-isipan po natin. Ang unang dahilan, kasi nung dumating si Jesus sa mundo, sino po ang sinaway niya? Yung mga relihiyosong tao o yung mga makasalanan? Ang sinaway niya ay hindi yung makasalanan. Sino po ang sinaway niya? Yung mga taong relihiyoso. Diba? Yung mga makasalanan,
inibig niya. Kumain siya kasalog ng mga maniningilang buwisan ng mga bayarang babae, di ba? Bakit si Jesus ay naparito para sa mga makasalanan? Pero nung time na yon, maraming relihiyoso na nag-aakalang matuwin sila. Di ba? Matuwin sila. Sinaway sila ni Jesus. Tama po? Kung babasahin niyo sa Biblia, ito po ang sinabi ni Jesus sa mga relihiyosong tao. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahabag-habag kayo, mga skriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. 26. Ikaw, nabulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. 27. Kahabag-habag kayo, mga skriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno sila ng mga buto at ng mga patay at ng lahat ng uri na karumihan. Di ba? Ano po ang problema? Yung mga makasalanan, alam nila na pupunta sila sa impyerno dahil makasalanan sila. Pero itong mga relihiyosong tao, alam ba nila na makasalanan sila? Hindi. Nagpapanggap sila na mabuti sa harap ng Diyos. Ang tawag dito ay pagkukunwari. Di ba? Kaninong kasalanan ito sa panahon natin ngayon? Kasalanan ng mga relihiyosong tao. Di ba? Maraming relihiyoso ngayon, akala nila ligtas na sila dahil maayos ang panlabas na kanilang itsura. Pero, nalutas na ba talaga nila ang problema sa kasalanan? Hindi pa. Kaya nga sabi ng Biblia, bulag. Di ba? Bulag. Kaya ano ang importante? Loob o labas? Ang loob, di ba? Ano ang ibig sabihin nito? Linisin mo muna ang loob para luminis ang labas. Dapat maligtas ka muna, di ba? Dapat malutas mo muna ang problema sa kasalanan. Pero hindi sila interesado kasi hindi nila tinatanggap na sila ay makasalanan. Tama? Kaya nga, nung panahon ni Jesus, alam po ninyo, stricto siya. Sinaway niya ang kasalanan ng mga reliyosong tao. Pero alam niyo, proud sila, di ba? Proud. Hindi naman ako makasalanan. Paano ako naging makasalanan? Kaya pinatay nila si Jesus. Tama po? Sa Bible seminar pareho din. Alam niyo? Ine-emphasize natin ang salita ng Diyos. Ano po ang problema? Kasalanan. Pero minsan may mga tao, kahit na ipinapaliwanag natin, ang problema ay kasalanan, pakiramdam nila, magaling na sila. Di ba? Pagkukunwari ang tawag dito. Sila ang mga taong pumatay kay Jesus. Naintindihan po ninyo? Kaya ano po ang kailangan natin? Kailangan po natin ang pusong mapagpakumbaba sa harapan ng salita ng Diyos. Para maligtas tayo, kailangan nating maintindihan sino ang Diyos. Tama po? Kaya nga, sino po ang pumatay kay Jesus? Mga relihiyoso. Tandaan po natin ito. Mga taong palasimba. Mga taong gumagawa ng mabuti. Mga taong nananalangin. Mga taong nagbibigay ng perpektong ikapo. Tama? Sila ang pumatay kay Jesus. Hindi mga makasalanang tao. Okay po? Sila ang tumanggi sa salita ng Diyos. Pangalawa, ano po ang dahilan bakit nila pinatay si Jesus? Kasi hindi sila interesado sa buhay na walang hanggan. Okay po? Halimbawa, John chapter 6, basahin niyo ang buong kwento pag-uwi niyo. Nung time na yon, nagpakain po si Jesus ng tinapay. Di ba? Nung nagpapakain siya ng tinapay, napakaraming tao lumapit sa kanya. Tama? Libo-libo. Pero, alam niyo, ano po ang purpose bakit nagpakain si Jesus ng tinapay? Para busugin sila? Para ituro ang buhay na walang hanggan. Si Jesus, kapag gumagawa ng himala, may purpose. Ano po yun? Ituro ang buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya pagkatapos pakainin ng tinapay, ano ang sinabi niya? Ako ang tinapay ng buhay. Sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mabubuhay magpakailanman. Nabusog sila. At nagturo si Jesus ng kahulugan. Bakit siya nagpakain ng tinapay? Pero nung ibinabahagi na niya ang buhay na walang hanggan, interesado pa sila o hindi na? Alam po ninyo ang nangyari sa John chapter 6? Iniwan siya ng lahat ng mga tao. At ilan po ang natira? 12 alagad niya. Di ba? 12 alagad ang natira. Di ba? Pareho din.
Maraming tao bakit lumalapit kay Jesus? Para sa mga physical na bagay. Diba? Pero wala silang interes sa buhay na walang hanggan. Tama? Bakit po tayo nag-aaral ng Biblia? Para sa physical na bagay o buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan. Dapat po ninyo itong linawin. Ano ang purpose? Bakit nakikinig kayo ngayon dito? Dapat magkaroon tayo ng pagnanais na maligtas. Naintindihan po ninyo? Kung wala tayong desire na maligtas, hindi tayo tutulungan ng Diyos. Okay? Pangatlo, bakit po nila pinatay si Jesus? Dahil hindi nila nakilala si Jesus ayon sa Biblia. Okay? Nagbabasa sila ng Bible, pero naiintindihan ba nila? Hindi po. Diba? Sa Bible, nakapropesiya, first coming, mamamatay siya. Second coming, darating siya bilang hari ng mga hari. Pero ang gusto nilang Jesus ay yung hari ng mga hari. Okay? Hindi nila naiintindihan ang Biblia. Kaya nga sabi po sa 1 Corinthians, ano po ang sabi dito? Verse 8, basahin po natin. 3 to 1. Walang sino man sa mga pinuno ng sandibutang ito ang nakaunawa nito. Sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila itinako sa krus ang Panginoon na kaluwalhatian. Hindi nila naiintindihan ang Biblia. Tama po? Okay, anyway, balikan natin ang punto. Yung Diyos nakipagkasundo sa mga Israelita. Ano po ang kasunduan? Sumunod, biyaya, sumuway, sumpa. Pero sa history ng Israel, ano po ang pinili nila? Pagsuway, di ba? Pero kahit na, nagbigay ang Diyos ng last chance. Last chance sa mga Israelita na pumili na tama. Kailan yun? Bago ipako si Jesus. Di ba? Pinatayo ni Jesus, pinatayo ni Pilato sa harapan ng mga Israelita, si Jesus at si Barabas. At nagbigay siya ng choice, di ba? Napag-aralan po natin, ganito ang Diyos. Palagi nagbibigay ng option, di ba? Daan ng buhay o daan ng kamatayan. Pagpapala o sumpa, di ba? Last chance nagbigay ang Diyos sa mga Israelita. Sino? Sino pa ang pinili nila? Si Jesus o si Barabas? Barabas. Barabas. Sinayang nila ang huling pagkakataon. Pakawalan si Barabas at patayin si Jesus. Ito po ang sinabi nila. Matthew chapter 27 verse 25, 3 to 1. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Ang nagsabi nito ay ang napiling bayan. Ang bayan na naniniwala sa Diyos. Tama po? Sila ang nagsabi nito. Ano ang sinabi nila? Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Hindi lang daw silang mananagot, idinamay pa nila ang mga anak nila. Kaya ano po ang pinili nila? Pagpapala o sumpa? Sumpa. Sumpa. Okay? Kaya nga, nung tanggihan nila si Jesus, sinabi ng Biblia, mangyayari na lahat ng sumpa na nakapropesiya. Tama po? Sa Lucas chapter 23 verse 28, basahin po natin. 3 to 1. Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Okay? Nung time na yon, si Jesus ay pasanya ang kanyang krus papunta sa Golgotha. At yung mga kababaihan sa Jerusalem ay naawa sa kanya. Umiiyak sila. Kawawa naman si Jesus. Kawawa naman siya. Pero ano pang sinabi ni Jesus? Huwag ako ang iyakan ninyo. Iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Bakit po? Bakit niya sinabi ito? Kasi bago mangyari ito, sinabi niya sa Lucas, mangyayari na ang lahat ng mga bagay na nakasulat. Ano po ang binabanggit dito na matutupad na ang lahat ng mga bagay na nakasulat? Yung propesiya tungkol sa sumpa na nakasulat 3,500 years ago. Tama po? Naiintindihan ninyo? Kaya nga i-check natin, nangyari ba o hindi? Isa-isahin natin. Okay? Sa katunayan, marami pong sumpa, pero mag-focus tayo sa tatlong sumpa sa session na ito. Leviticus chapter 26 verse 32 to 33, 3 to 1. Gagawin kong ilang ang lupain at ang inyong mga kaaway na nakatira doon ay magtataka. Kayo ay aking kakalat sa mga bansa
at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo. At ang inyong lupain ay magiging isang ilang, at ang inyong lungsod ay basura. Tatlong sumpa. Ano po yun? Una, tandaan ninyo. Yung kanilang lupain, yung pangakong lupain ng Kanaan, lupain na dumadaloy ang pulot at gatas, ay gagawing ilang, disyerto, mabato. Pangalawa, palalayasin sila. Ikakalat sila sa mga bansa. Pangatlo, pagbubunutan sila ng tabak sa hulihan nila. Ibig sabihin, papatayin sila saan man sila magpunta. Natupad lahat ng ito, alam niyo. After, pagkatapos mamapatayin si Jesus, nangyari ito ng detalyado. Ano po ang katuparan nitong ikakalat? Diaspora. Pinalaya sila. Ano ang katuparan nitong tabak? Holocaust. Pinatay sila. Di ba? Lahat ng mga ito ay nangyari ayon sa Biblia. Sa katunayan, ang tatlong ito ay kabaliktaran ng pangakong pagpapala na nakasulat sa Genesis chapter 12. Di ba? Genesis chapter 12, nung tinawag ng Diyos si Abraham, nangako siya, lupain, bansa, pagpapala. Di ba? Pero naging kabaliktaran dahil sa kanila, pagsuway. Okay? Eto. Masisira ang lupain. Nangyari yan. Ikakalat sa mga bansa, ang tawag dito, diaspora. Pinalayas talaga sila. Tabak, Holocaust, pinatay sila. Okay? So, nagsimula po ito kailan? Nawasak ang Jerusalem. Okay? Noong AD 70. Okay? Pero ito ay nakasulat na sa Deuteronomy chapter 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kanyang kukupkupin ka sa lahat ng iyong bayan, hanggang sa ang mataas at may pader na kuta na iyong pinagtitiwalaan ay bumagsak sa iyong buong lupain. Kanyang kukupkupin ka sa lahat ng iyong mga bayan, sa buong lupain ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa pagkakubkob at sa paghihirap na ipaparanas sa iyo ng iyong mga kaaway. Ano po yung sumpa na mangyayari sa kanila? Palilibutan daw ang Jerusalem. At sa time na yon, kakainin daw nila ang mga anak nila. Kayo, kahit na gutom kayo, kumain na ba kayo? Maaring gutom. So, maaaring ilang sa inyo ay gutom. Pag gutom kayo, kakainin nyo ang anak nyo? Ha? Kahit na gano'n tayo kagutom, pag nakita natin yung anak natin, gutom na gutom tayo, masarap siguro to. Meron ba sa inyong ganito? Ha? Kahit na gutom tayo, hindi natin kakainin ang anak natin, di ba? Pero sabi ng Bible, 3,500 years ago, ano pang sabi dito? Pag pinalibutan sila, kakainin nila ang mga anak nila. Mukhang mahirap mangyari. Pero nangyari ba o hindi? Nangyari. Nangyari. Kailan? AD 70. 37 years pagkatapos patayin si Jesus. Buhay pa ang mga pumako kay Jesus. Ano pang nangyari? Winasak ni General Titus sa Jerusalem. Nung time na yon, pinalibutan niya. Pinutol niya lahat ng supply ng pagkain. At pinalibutan niya ang Jerusalem. Naghintay siya ng ilang buwan. Pero ilang buwan na ang lumilipas, buhay pa sila. Diba? Kaya pinasok niya. Ano po ang nakita niya sa loob? Bakit buhay pa sila? Kinain nila ang sariling anak nila. Eksakto. Ayon sa nakasulat na sumpa sa Biblia. 3,500 years ago, yung sumpa na nakasulat noon, nangyari ng eksakto. Gaya ng sinabi ni Jesus, iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak sapagkat mangyayari na. Diba? Lahat ng mga nakasulat, mangyayari na. Nangyari o hindi? Simula pa lang ito. Simula pa lang ito. Diba? Mula nung time na yon, lahat ng sumpa, nangyari na. Ito po si Flavius Josephus, ang nagsulat ng history nung time na yon. Ito yung Arch of Titus. Ito yung bantayog na ipinagawa ng tatay ni Titus para sa kanya. Okay? Kaya makikita dito, ninanakaw nila yung mga ginito ang kasangkapan sa templo. Bakit? Totoong pangyayari ito. Okay po? Nangyari talaga o hindi? Nangyari. Diba? Ito yung history book na sinulat ni Flavius Josephus. Sabi niya, sabi ng nanay, kawawang sanggol. Kung mabubuhay ka, gagawin kang alipin. Kaya maging pagkain na lamang kita. Tama? Nangyari. So mula nung time na yon, lahat na nakasulat na sumpa ay nangyari na. Una, pagkasira ng lupain. Okay?
Mula nang mamatay si Jesus, hindi na nagkaroon ng ulan sa Israel. Sa loob ng 2,000 taon, hindi na umulan sa Israel. Ang Israel iba. Ang Israel umaasa sa ulan. Bakit? Lupaing maburol sila. Tama? Para tumubo ang mga halaman, kailangan nila ng ulan. Pero mula nang mamatay si Jesus, nangyari talaga, hindi nagkaroon ng ulan sa Israel. Kaya ba nangyari? Ang kanilang lupain ay naging desierto. Kaya noong 1887, ito po ay sikat na tao, si Mark Twain. Bumisita siya sa lupain ng Israel noong time na wasak ito. Ano ang sabi niya? Hindi ba ito ang lupain na napiling bayan ng Diyos? Ang lupain na dinadaluyan ng pulot at gatas? Pero halos wala man lang puno halaman kahit na saan. Kahit na olibo o cactus, wala kang makita. Tama po? Nangyari o hindi? Nangyari. Ikakalat sa mga bansa, ang tawag dito ay diaspora. Okay? Mula noong AD 70, ikinalat sila. Ito ang Israel, pinalaya sila sa kanilang lupain. Okay? Jewish diaspora, mula noong AD 70 hanggang AD 500. Makikita nyo dito, mula sa Palestine, sa Israel, pinalaya sila. Nangyari o hindi? Nangyari. Tabak, Holocaust. Pagbubunutan ka ng tabak, saan ka man, magpunta. Tama? Kaya nga, ito po ang history ng Israel. Mula noong AD 70, 1.1 million tinatay ni Titus hanggang World War II. Okay? 6 na milyon tinatay ng mga German Nazi. Ano po ang paulit-ulit na mababasa natin sa kanilang history? Pinatay, 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 pinatay. Diba? Nagkaroon ng peste sa Europa. Sino ang sinisi? Sila. Pinatay sila. Nung time na yon, ang turing ng mga tao sa Israel ay salot. Kaya nga, wala pong batas na pwedeng pumrotekta sa kanila. Okay? Saan man sila mapunta, pwede silang patayin ng mga tao. Ayon sa sinabi ng Biblia 3,500 years ago. Pagbubunutan ka ng tabak sa hulihan mo. Nangyari po hindi? Nangyari o hindi? Nangyari. Lalo-lalo na ng World War II, 6 na milyon pinatay ng mga German Nazi. Alam niyo kung gaano karami ang 6 na milyon? Okay? Mahigit 6 na milyon sa katunayan. Okay po? Sa iba't ibang bansa sa Europa. Alam niyo kung gaano karami ang 6 na milyon? Ha? 6 na milyon? Buong Negros Island. Negros Oriental at Negros Occidental, pagsamahin mo lahat, mababa pa yan ng 6 na milyon. Okay? Ipagpalagay natin, pinatay lahat ng tao na nakatira sa Negros Island. Kaunting tao o marami? Kaunti o marami? Marami. Ganon karami ang pinatay ng mga German Nazi noong World War II. Sino po sila? Pilipino? Amerikano? Israelita. Tama? Ang napiling bayan na Diyos. Bakit? Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanila, ang kanyang dugo. Tama? Ito ay bilang alaala sa Holocaust. Ano nakalagay dito? 6 million. Alaala sa 6 na milyong pinatay ng Holocaust. Ang Holocaust ay katuparan ng propesiya na nakasulat sa Biblia. Tama? Papatayin ka. Saan ka man, magpunta. Ito po si Hitler. Gumawa siya ng maraming concentration camps sa Germany. Sa buong Europa. Bakit advance ang medisina ng Alemanya? Kasi yung mga Israelita, buhay pa, pinag-eeksperimentuhan na. Lalagyan ng virus at susubukang gamutin. Nangyari ito. Nang eksakto. Ayon sa sinabi ni Jesus, mangyayari na ang lahat ng mga nakasulat. Diba? Tutuparin na. Tinupad ng Diyos o hindi? Pagpapala, pagsunod, pagpapala, sumuway, sumpa. At ang sumpang ito, nakasulat na sa Bible o hindi pa? Nakasulat na, diba? Isaiah chapter 3 verse 17. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Kaya't sasaktan ng Panginoon ang bao ng ulo ng mga anak na babae ng Zion at ilalantad ng Panginoon ang kanilang lihim na bahagi. Nakasulat na ang gagawin sa kanila sa Holocaust. Sabi ng Bible, bago sila patayin, kakalbuhin. Bago sila patayin, huhubaran ng damit. World War II, eksakto, nangyari lahat ng mga salitang ito.
Ezekiel chapter 36 verse 26, 3 to 1. Kanila rin namang huhubaran ka ng iyong mga suot at kukunin ang iyong magaganda. Yes. Huhubaran ka ng iyong mga suot. Kaya tingnan nyo yung litrato. Ito yung mga salamin ng pinatay. Mga sapatos ng mga pinatay. Hindi po ito ukay-ukay. Ito yung damit ng mga pinatay. Sabi dito, kukunin ang iyong magaganda. Yes. Pati mga alahas. Okay? World War II, nangyari ito ng eksakto ayon sa nakasulat sa Bible. Alam niyo ito? Ginto, di ba? Bara ng ginto. Saan galing? Nung unang panahon, uso yung ginto sa ngipin. Di ba? Kaya yung mga Israelita, bago patayin, sinesearch muna. Baka may mga nakatagong kayamanan. Okay? Pag may ginto sa ngipin, tinatanggal. Ano pong ginawa nila? Tinunaw nila. At gumawa sila ng bara-bara ginto. Nangyari yung sinasabi ng Bible o hindi? Kukunin nila ang iyong mga alahas. Nangyari o hindi? Nangyari. Diba? Huhubaran ka, kakalbuhin ka, kukunin lahat ng alahas mo, papatayin ka man saan magpunta, detalyado, nakapropesiya ang Biblia. Tama? Prophecy ito tungkol kanino? Sa Israel. Ginawa ng Diyos o hindi? Ginawa niya ng eksakto. Dapat nating makilala ang Diyos. Ang Diyos po, kapag nagsalita, ginagawa niya. Tayo, walang isang salita, di ba? Kaya nga sabi sa Biblia, lahat ng tao sinungaling. Pero ang Diyos ay totoo. Tama? Hebreo, isa lang ang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, magsinungaling. Tama po? Kaya kapag may salitang nakalagay sa Bible, totoo ito hindi? Eden Garden, Noah's Flood, Sodom and Gomorrah, totoo hindi? Langit at impyerno, totoo hindi? Paghuhukom pagkatapos ng kamatayan, totoo hindi? Kahit na hindi pa nangyayari ngayon yan, gagawin ng Diyos yan. Ayon sa kanyang sinabi. Kasi ang Diyos, kapag nagsalita, ginagawa. Yan ang dapat nating matutunan. Tama? Pag-isipan nyo. Sila ay napiling bayan. Pero sabi ng Diyos, sumaway, sumpa, ginawa niya o hindi? Ginawa niya o hindi? Ginawa niya. Sinabi rin ng Diyos sa Biblia, kapag namatay tayo na may kasalanan, hahatulan tayo. Totoo o hindi? Totoo. Pag-isipan nyo. Tama po? Kaya nga, ito yung tanawin sa mga concentration camp ng time na yon. Binubuldozer yung mga patay na katawan. Mga Israelita po ito. Panoorin natin ang isang documentary. Close your eyes, my friends, and listen. Listen to the silent screams of terrified others. Listen to the prayers of anguished old men and women. Listen to the tears of children. Jewish children, a beautiful little girl among them with golden hair, whose vulnerable tenderness never left me. Protect me. Ganito ang tanawin araw-araw sa concentration camps. Protect me. Während dem schrecklichen Tag, als wir die Bulldozer einsetzen mussten. Ito po ay Pilipula. Ito ay tunay na video. Es gab mehr Tote, als man bekam. They had to bring the bulldozers in. There were so many dead. Ich saß auf dem Bulldozer und hielt mir ein mit Benzin getränktes Taschentuch vor die Nase, um den Gestank fernzuhalten. Aber dann erstickte ich fast am Gestank des Benzins. So ging es Tag für Tag. Araw-araw, sabi niya, di ba? Araw-araw, yan ang tanawin. So, sino po sila? Sino sila? Mga relihiyosong tao. Mga taong naniniwala sa Diyos. Tama po? Ang napiling bayan ng Diyos. Pero kahit na silang napiling bayan ng Diyos, nung sumaway sila sa salita ng Diyos, isinumpa sila o hindi? I-check natin, sino ang mas reliyoso sa atin? Tayo o mga Israelita? Mas reliyoso ba tayo sa mga Israelita? Sabi sa Bible, perpekto, nagbibigay sila ng ikapo. Kahit na halaman, nagbibigay sila ng tithes. Hindi natin kayang tularan yung ginagawa nila. Tama po? Pero dahil sa kasalanan, hinatulan sila o hindi? Tayo rin. Merong problema. Tama po? Kaya nga, nung World War II, sa katunayan, yung ibang bansa takot kay Hitler, ayaw nilang kupkupin yung mga Israelita. Pero yung Pilipinas, nag-open siya ng pintuan para makapagligtas ng ilang Hudyo o Israelita. Nung time na yun, ang presidente ay si Manuel Quezon. Okay po? Bakit? Nangyari talaga ito. Okay?
Merong part ang Pilipinas dito. Ano yun? Nagbukas tayo ng pintuan para makatakas yung ilan sa kanila. Nung time na araw-araw, 6 milyon pinapatay sa kanila. Tama po? I'm standing at one of the most special monuments in Israel that tells the story of how the Philippines saved over 1,000 Jews. During the Holocaust, Jews fled Europe, trying to save their lives from Nazi extermination and find a country that would accept them. In 1939, the Philippines opened its doors for Jewish families who were escaping Europe. Philippine President Manuel Cazon ordered to issue 10,000 visas for Jewish refugees, hoping that he will be able to rescue a large number of Jews. In the end, some 1,200 Jewish men, women, and children were saved. The Filipino people are a very warm people. They're a very friendly people. Most of the Jewish refugees in Manila eventually moved to Israel after the war. This monument was built in order to honor the Philippine nation and its president. The Jewish people will never forget how the Philippines was willing to open its doors and save us during the Holocaust. We are forever thankful. Okay. Ano po ang Holocaust? Katuparan ng propesya ng tabak. Diba? Papatayin ka saan ka man, magpunta. Nangyari o hindi? Ito po ay totoong pangyayari. Ang Biblia ay hindi kwento. Lahat na nakasulat dito ay tunay na pangyayari. Tama po? Kasi ang Diyos, kapag nagsalita, totoo. Pero meron pong aral dito. Lucas chapter 23 verse 31. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo? Okay? Meron pong dalawang punong kahoy, sariwang puno at tuyong puno. Kung susunugin, alin po sa kanila ang mas masusunog? Sariwa o tuyo? Tuyo. Ano po ang binabanggit ng Panginoong Hesus dito? Ang sariwang puno ay tumutukoy sa Israel. Bakit? Sila ang napiling bayan ng Diyos. Ang tuyong puno ay tumutukoy sa hintil. Pag sinabing hintil, kung hindi ka Israelita, automatic ikaw ay hintil. Okay? So, Pilipino, Amerikano, Hapon, tayo ay hintil. Yung mga Israelita, nung sumuway sa salita ng Diyos, sinunog sila. Gaano pa kaya tayo? Kung susuway tayo sa salita ng Diyos, kung babaliwalain natin ang salita ng Diyos, kung hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mas matinding parusa ang naghihintay sa atin. Walang hanggang apoy. Tama po? Ito ay aral ni Jesus. Tingnan nyo ang sariwang punong kahoy. Sinunog siya. Gaano pa kaya kayong mga tuyo? Diba? Warning ito sa atin. Napag-aralan natin, bakit inilagay ang history ng Israel sa Biblia bilang halimbawa para sa atin? Tama po? Example sila para sa akin. Diba? Nung sila ay sumuway sa salita ng Diyos, ano ang nangyari? Sabi ng Diyos, yan din ang mangyayari sa iyo. At higit pa rito. Tama po? Kaya nga, ang problema ay kasalanan. Kaya kung pag-aaralan po natin ang Biblia, kumusta ang Diyos? Habang nakikilala natin ang Diyos, okay lang ba? Kaibigan ba natin siya? Ang Diyos ay hukom. Tama? Ano po ang ebidensya ng isang tao, ang kilala niya ay tunay na nag-iisang Diyos? Takot. Tama? Takot. Sa Kawikaan chapter 1 verse 7, kung titingnan po natin, Kawikaan chapter 1 verse 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3-1. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Sabi po dito, takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Bakit maraming tao hindi takot sa kasalanan? Kasi ibang Diyos ang kanilang kilala. Tama? Sinong Diyos? Yung Diyos na hindi humahatol sa kasalanan. Diyos na mag-sorry ka lang, okay na. Pero kapag nag-aaral ka ng Biblia, ibang Diyos ang makikilala mo. Sino? Hukom na matuwid. Diba? Kaya nga, ang ebidensya na ang kilala ng tao ay tunay na Diyos, may takot siya. Diba? Meron akong kasalanan.
Paano na kaya ito? Diba? Dapat maligtas ako. Ito ang ebidensya na tunay na Diyos ang ating kilala. Maraming tao, ibang Diyos ang kanilang kilala. Tama? Magugulat sila pagtayo nila sa harapan ng hukuman. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, ang Israel, okay, malakas pa ba o hindi na? Makapangyarihan na. Pero anyway, ang punto, ang Diyos po ay hukom, di ba? Humahatol siya sa lungsod. Napag-aralan natin kahapon, Sodoma at Gomorrah. Hinatulan niya o hindi? Hinatulan niya. Nangyari talaga yun o hindi? Nangyari. Bansa, Israel, hinatulan niya o hindi? Hinatulan. Mundo, hinatulan niya o hindi? Ako, hahatulan niya o hindi? Hahatulan niya. Ang langit ay nagpapahayag ng kanyang katuwiran sapagkat ang Diyos ay hukom. Ang Diyos ay hukom. Tama? Hahatol siya. Kaya nga, pero sa panahon po natin ngayon, ang bansang Israel ay makapangyarihan na. Bakit? Kasi po, nagbigay ang Diyos ng isa pang pangako at propesya. Okay? Ano ang dahilan bakit ang Israel ay ibinangon niya? Ito po ang dahilan. Basahin po natin sa Ezekiel chapter 36, mula verse 22 hanggang 24, 3 to 1. Kaya sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo o sambahayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Aking kawawalang sala ang aking dakilang pangalan na nilapastangan sa mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila. Okay? So hanggang dito na lang. Ano po ang dahilan kung bakit ang Israel ay makapangyarihang bansa na ngayon at hindi na wasak? Ito ang dahilan. Bakit? Kasi po nung time na yon, nawasak ang Israel. Alam ng lahat ng bansa na ang Israel ay sa Diyos. Nung makita ng mga tao na ang Israel ay wasak, ano ang sabi nila? Patay ang Diyos. Walang Diyos. Bakit mo nasabing walang Diyos? Oh, tingnan mo ang Israel, hindi ba't sila ang napiling bayan ng Diyos? Kung may Diyos, bakit wasak sila? Diba? Kaya nga, pero bakit nawasak ang Israel? Dahil ba patay ang Diyos o dahil buhay ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, dahil ginawa niya ang sinabi niya. Diba? Pero hindi ito naiintindihan ng mga tao. Parang ganito. Sa school, kapag yung anak mo ay pasaway, nang bubugbog, nanununtok na klase, pinalipad lahat ng ipin, o sino po ang napapahiya? Ha? Yung anak o yung magulang? Yung magulang ang mapapahiya. Diba? Pareho ang nangyari. Ang Israel ay bayan ng Diyos. Pero dahil nawasak sila, sino ang napahiya? Ang pangalan ng Diyos ay nalapastangan. Kaya sabi ng Diyos, ibabangon ko at gagawin makapangyarihan ang Israel para sa aking banal na pangalan. Para patunayan ng Diyos na buhay siya. Tama? Sabi ng Diyos, kayo na nawasak ay babangon. At patutunayan ko sa lahat ng bansa sa lupa, buhay ako. Tama? Nangyari ito. Okay? Kaya nga, nagbigay ang Diyos ng isa pang propesya. Ano po yun? Prophecy na nakasulat sa Ezekiel chapter 37. Merong isang propeta si Ezekiel, tapos dinala siya ng Diyos sa isang lugar na puno ng tuyong-tuyong buto. Nagtanong ang Diyos kay Ezekiel, anak ng tao, pwede ko bang mabuhay ang mga tuyong buto na ito? Sa tingin niyo, pwede pang mabuhay? Tuyong-tuyo na, matagal nang patay, di ba? Pero sabi ng Diyos, magsalita ka ng propesya. At nagsalita siya ng propesya. At ang mga buto ay naging makapangyarihang army. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ng Diyos ang ibig sabihin ng pangitain. Sabi ng Diyos, ang mga tuyong buto ay ang Israel. Di ba? Patay na sila. Pinalaya sila ng 2,000 years. Wala nang pag-aasang makabalik sa kanilang bansa. Pero sabi ng Diyos, bubuhayin ko sila. Ibabalik ko sila sa kanilang bansa at gagawin ko silang makapangyarihang hukbo. Tama? Isinulat ito 2,700 years ago. Tama po? Pero, nangyari o hindi? Nangyari. Eksakto. Ayon sa sinabi na Biblia. Ezekiel chapter 37, ang mga buto na ito ay ang sambahayan ni Israel.
Kaya aking bubuksan ang inyong libingan at aking pauuwiin kayo sa lupain na Israel. Nangako ang Diyos, babalik sila sa kanila lupain. Babalik sila sa kanila lupain. Okay. So pag-isipan po natin ang tungkol dito. Okay. Kaya Isaiah 66 verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sino ang nakarinig ng ganyang bagay? Ipapag-imanak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Zion, ay sinilang niya ang kanyang mga anak. Okay? Biglaan, ang Israel po ay naging independent. Kailan? May 14, 1948, ayon dito sa prophecy sa Isaiah chapter 66 verse 8. Okay? Ang Israel ay naging bansa. Pero pag-isipan natin, makinig po kayo. Sa tingin ninyo, madali itong mangyari? Bakit ito mahirap mangyari? Kasi sa loob ng 2,000 years, pinalaya sila sa kanilang lupain. At may tumira na bago. Sino po ang nanirahan sa lupain ng Israel? Mga Palestino, mga Arabo, di ba? Kaya nga, ginawa nilang, tinawag nilang Palestine, yung lupain na Canaan. Tama po? Kaya sa tingin ninyo, 2,000 years nang nakatira dito, yung mga Palestino, madali pang bawiin yung bansa o mahirap na? Papayag ba yung mga Arabo? Hindi, di ba? Halimbawa, meron pong isang maliit na bansa lang, sobrang liit na bansa, pumunta sa Pilipinas, tapos mag-declare sila, mula ngayon, amin na ang bansang Pilipinas. Papayag ba ang Pilipinas? Papayag? Maliit na bansa lang sila, ilan lang. Mga 600 tao. Okay? Papayag ba ang bansa ng Pilipinas? Anong gagawin natin? Kung pipilitin nila, gyerahin natin sila, di ba? Kaya nga, nangyari ito sa history. Nung mag-declare sila ng independence, kailan po sila naging independent? Ulitin natin, kailan? May 14, 1948. Kinabukasan, ano po ang nangyari? Nagkaroon ng gyera. Lumusob ang mga Arabong bansa. Bakit hindi sila papayag na may bansang naniniwala sa Diyos ang naroon sa Middle East? Kasi ang Middle East ay bansa ng mga Arabo. Tama? Isang bansa lang ang naniniwala sa Diyos. Ano po yun? Israel. At hindi sila papayag dito. Diba? Kaya nga, May 15, 1948, ano po ang nangyari? Nilusob ang Israel ng 5 Arabong bansa. Pero sino po ang nanalo? Ha? Sa isip ng tao, pwede bang mangyari ito? Imagine natin, meron isang baby, kakapanganak pa lang kahapon. Okay? Wow! Kapanganak. 1 day old pa lang. Merong 5 maskuladong lalaki, pinalibutan siya. Ikaw bata ka, ang ingay-ingay mo ha, iyak ka ng iyak, bubugbugin siya. Pwedeng manalo itong baby? Pwede? Ha? Pwede? Pero sa tunay na history, nangyari o hindi? Ito po ay real history. Diba? Ayan ang petsa. Sino po ang nanalo? Israel. 1 day old pa lang, nanalo sila. Kaya ba ito sa gawa ng tao? Pinatunayan ng Diyos na buhay siya. Tama po? Kaya kung titingnan natin ang Israel, ano po ang malalaman natin? Sila'y saksi. Buhay ang Diyos. Para makilala ang Diyos. Para maintindihan buhay ang Diyos. Diba? Dapat tumingin tayo sa Israel. Kasi pinatunayan ng Diyos na buhay siya. Sa pamamagitan ng Israel. Pangalawang Arab-Israeli War, sino po ang nanalo? Israel. At ito ang nakakagulat. Tingnan nyo. Third Arab-Israeli War, 6-day war. Ilang araw lang tumagal? 6 na araw. Pero, ilan po ang kalaban ng Israel? 14 Arab nations. Diba? Sa katunayan, hindi lang 14 kasi yung ilang Arabong bansa nagpadala ng suporta, indirectly. Yung ilan ay sandata, yung ilan ay pera. Tama po? Kaya nga, kalaban nila ay mga Arabong bansa. Pero sa loob ng 6 na araw, sino po ang nanalo? Sino? Ilang araw po ginawa ng Diyos ang lupa? 6 na araw lang, di ba? At saka ikapito, nagpahinga siya. Nung time na yun, may kwento. Yung pinuno ng Israel, nagpray daw siya. Ano po yung sabi niya? Diyos, nilikha mo ang mundo sa loob ng 6 na araw. At sa ikapito, nagpahinga ka.
Ipakita mo ang kapangyarihan mo sa giyarang ito. Ano po ang nangyari? 6 na araw, tapos na. Diba? Ayon sa balita na bumulantang sa buong mundo, war ends. Total Israel victory. Lubos na pagkapanalo. Ilan ang kalaban nila? Ilan? Mga Arabong bansa. Ilan lang sila? Para maintindihan nyo ang pagkakaiba, tingnan natin sa mapa. Yung kulay red, ito po ang mga Arabong bansa. Nasaan ang Israel? Nasaan ang Israel? Kailangan nyo ng magnifying glass? Bakit sobrang liit na bansa nila? Di ba? Ang Israel, mas maliit pa yan sa isang region ng Pilipinas. Okay po? Napakaliit na bansa ng Israel. Okay? Nasaan sila? Yan. Itong bansa na to, pwedeng manalo sa lahat ng pula na to? Pwede? Pwede? Sa isip ng tao, sa loob ng 6 na araw, pwede? Sabi ng Diyos, patutunayan ko na buhay ako. Di ba? Sa pamamagitan ng Israel. May pangako ang Diyos. Sa oras na sila ay ma-recover, maging independent, hindi na sila matatalo sa gyera. Hanggang ngayon, talo sila o hindi? Wala silang talo. Tama po? Kasi nangako ang Diyos. Kanino? Sa Israel. Kaya kung titingin tayo sa Israel, sila ang nagpapatunay. Sila ang saksi. Buhay ang Diyos. Tama? Maiintindihan natin ang klaro. Okay? Kaya ba ito ng gawa ng tao? Kaya mo to? Kahit na lahat ng citizen nila, si Pacquiao, talo pa rin sa kapangyarihan ng tao, di ba? Nangyari ito sa kapangyarihan ng Diyos. Mula nung time na yon, natupad yung prophecy tungkol sa recovery. Okay? Ezekiel chapter 37, verse 21, basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking kukunin ang mga anak ni Israel mula sa mga bansa na kanilang pinaroonan. At titipunin ko sila sa lahat ng dako. At dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. Ito ay prophecy 2,700 years ago. Sabi po dito, kukunin ang mga anak ni Israel mula sa mga bansa na kanilang pinaroonan. At dadalhin sila sa kanilang lupain. Napag-aralan natin kanina, sumpa. Noong AD 70, ano po ang nangyari? Ikinalat sila sa lahat ng bansa. Pero, mula noong May 14, 1947, ano po ang nangyari? 1948, ano po ang nangyari? Nagsimula sila bumalik. Okay? Ito po yung prophecy sa Isaiah 60 verse 8. Basahin natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap? Okay. Ito po ay propesya tungkol sa pag-uwi ng mga Israelita sa lupain na Israel. Isinulat ko ito mahigit 2,600 taon na nakakaraan. Okay? Nung time na isinulat ito, may eroplano na ba o wala pa? May eroplano na o wala pa? Pero nagpakita ang Diyos ng pangitain kay Isaiah. Ipinakita ng Diyos sa kanyang vision yung mga Israelita umuwi sa kanyang eroplano. Pero hindi niya alam kung anong tawag sa eroplano kasi wala pa namang eroplano doon, di ba? Kaya paano po niya isinulat? Ha? Lumilipad? Parang ulap sa kanilang mga bintana, di ba? Kaya niyo magsulat ng ganito? 2,600 years ago? Tama po? Nangyari ito, hindi? Ito ang nakita ni Isaiah. Tingnan natin. Okay? Sa katunayan, nagkaroon po ng maraming operation. Sa Africa, may mga Hudyo na naroon. Dalawang operation, Operation Moses at Operation Solomon. Kaya ito po ay mga Ethiopian Jews. Sila ay mga Hudyo na nakatira sa Ethiopia. Huwag kayong malito. Ang Pilipino madali pong makilala. Kulay brown ng balat, tapos ang itim. Madali tayong makilala, di ba? Pag sa Amerika ka, madali mo makilala ang Pilipino. Pero mga Israelita, madali bang ma-distinguish kung Israelita sila o hindi? Bakit? May Israelitang negro. May Israelitang puti. May Israelitang dilaw. Di ba? Bakit? Napadpad sila sa bawat bahagi ng mundo. Tama? At nagkaroon sila ng lahi doon. Tama? Kaya yung kulay ng kanilang balat ay nagbago.
Kaya sa Israel, kung pupunta ka, pare-pareho ba ang itsura nila o magkakaiba? Magkakaiba. May itim na Israelita, may puti na Israelita, pero sila Israelita o hindi? Kaya sila mga Israelita o hindi? Mga Israelita sila na napadpad sa Ethiopia. Pero ayon sa Biblia, pauuwiin ng Diyos ang mga Israelita sa Israel. Nangyari ito. Guinness Book of World Record. Pinakamaraming sakay sa isang eroplano. Okay po? Yan, sa Yemen. Panoorin natin. The Jews of Ethiopia. Ah, ito yung nakita ni Isaiah. Sino ang mga ito na lumilipad na para? Ulang. Call themselves Beta Israel, which means the House of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. A total of 36 jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers, brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. Kaya nga, nangyari yung nakasulat sa Bible o hindi? Nangyari. So hanggang ngayon, i-check natin. May pinagkaiba yung history sa nakasulat sa Bible o wala? Walang pinagkaiba. Tama po? Kung ano ang nakasulat, yun ang nangyari. Tama po? Kasi ang Diyos, kapag nagsalita, ginagawa. Okay? 2,600 years ago, sinabi niya, nangyari ngayon. Tama po? 3,500 years ago, sinabi niya, sumpa, nangyari lahat, di ba? So sa panahon natin ngayon, natutupad pa rin. Dahil sa gyera sa Russia at Ukraine, alam niyo, sa Ukraine at Russia, maganda ang buhay ng mga Israelita doon. Kaya ayaw nilang umuwi sa Israel. Pero dahil sa gyera, ano po ang nangyari? Umuwi sila. Di ba? Umuwi sila. Yung mga Israelita, hanggang ngayon, sila po ay bumabalik sa Israel. Gaya ng sinabi ng Biblia. Pauuwiin kayo po kayo sa inyong sariling lupain. Diba? Titipunin ko kayo mula sa mga bansa na inyong pinuntahan. At gagawin ko kayo makapangyarihang bansa. Okay? At merong pangako ang Diyos sa Israel, sa kanilang recovery. Basahin po natin, 3-1. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganahan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Nangako ang Diyos ng dalawang pagpapala sa Israel, sa kanilang pag-uwi sa lupain. Ano po yung una? Kasaganahan ng dagat. Sa Israel, merong espesyal na dagat. Ito yung pinakamababang dagat sa mundo, ang Dead Sea. Okay?
Bakit po tinatawag na Dead Sea, patay na dagat? Kasi wala pong isda ang pwedeng mabuhay dito. Kasi napakaalat nito. Ito ang pinakamaalat. Okay? Kaya sabi ng mga tao, walang silbi ang Dead Sea. Okay? Pero, nakikita niyo yung litrato, nakalutang sila. Diba? Dahil sa sobrang alat, kahit na hindi ka marunong lumangoy, automatic lulutang ka. Marunong ba kayong lumangoy? So, pwede kayong magpakamatay sa Dead Sea? Pwede? Kung gusto niyong malunod, pwede kayong pumunta diyan? Kaya sabi ng mga tao, walang silbi ang Dead Sea. Kasi kahit magpakamatay, hindi pwede. Kaya, pero, ang Dead Sea, walang silbi o, meron. Sabi ng Bible, kayamanan ng dagat. Kaya nga, pagbalik ng Israel, chinek nila ano ba ang meron dito. At natuklasan nila na ang halaga ng kayamanan na nasa Dead Sea ay 4 times na mas marami kaysa kayamanan ng buong Amerika. Meron po mga rare minerals na dito lang matatagpuan. Okay? Kahit uranium na ginagamit sa paggawa ng sandatang nuklear ay makikita dito. Okay? Kaya nga, mayaman o hindi? Mayaman. Ayon sa sinabi ng Bible, ang kayamanan ng dagat ay darating sa iyo. Nangyari ito. Ano pa? Kayamanan ng mga bansa. Alam po ninyo, sa panahon natin ngayon, yung pinakamalalaking international companies ay pag-aari ng mga Hudyo. Okay? Ito po mga kumpanyang ito, ito yung mga mother companies, di ba? Yung Nestle, yan po ay apelyido ng isang Israelita. Si Nestle. Procter at Gamble, apelyido yan ng Israelita. Sina Procter at Gamble. Okay? Mga Israelita sila. Okay po? Johnson & Johnson. Kaya sila po ang may-ari ng mga kumpanyang ito. Pero kung iisipin natin, lahat ng binibili natin sa sari-sari store ay kabilang sa mga kumpanyang ito. Di ba? Diaper. Tide. Sabon. Maglalaba ka. Toothbrush. So sabi ng Bible, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Nangyayari na ito ngayon. Kung bibili ka ng produkto sa sari-sari store, kanino mapupunta ang pera mo? Sa bulsa nila. Kasi pag-aari nila ang mga produktong ito. Tama po? Nangyari na ito. Sa Amerika, yung mga pangunahing mainstream media, kanila. Tama po? Okay, mahilig kayo sa pelikula? Alam niyo sa Hollywood, meron pong 6 na pinakamalaking movie studio. Lahat ng ito ay pag-aari ng mga Hudyo. Lahat. Okay? Sila ang may control sa Hollywood. Okay? Warner Brothers, magkapatid na Warner, mga Israelita yan, apelyido na naman. Diba? Mahilig sila, gamitin yung apelyido nila sa mga kumpanya. Fox! Diba? Apelyido din yan. Okay po? Kaya nga, sila ay mga Israelita. Kung manonood ka ng sine, saan mo pupunta ang pera mo? Sa bulsa nila. So, natupad na yung prophecy o hindi? Natutupad o hindi? Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Sa top 10 na pinakamayamang tao sa Amerika noong 2020, ilan po ang Hudyo? 6. Okay? Tayo, may Pilipino ba sa Amerika na kasama sa lista na to? Meron ba? Pero 6 ay mga Hudyo. Maliit na bansa lang sila. Okay? Sabi ng Bible, ikaw ay magpapautang, magpapahiram sa maraming bansa, pero hindi ka mangungutang. Okay? Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Okay? So ano pong sabi ng ibang tao, mayaman daw ang Amerika. Pero sa totoo lang, ang Amerika ay mayaman talaga. Saan? Sa utang. Okay po? Para sa kanilang militar, gumagastos sila ng malaki budget. Saan sila nangungutang? Sa bangko na ang may-ari ay mga Hudyo. Tama po? Kaya nga nangyari yung sinasabi ng Bible o hindi? Nangyari. Ikaw ay magpapahirap pero hindi ka nangungutang. Sabi pa ng Bible, sabi ng iba, sana yung pagpapala na yan, akin na lang. Para hindi na ako nangungutang. Okay? So sabi po dito, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ibig sabihin, sa bawat larangan, sila ang mangunguna. Okay? Sa larangan ng physics, sino po ang nangunguna? Albert Einstein. Siya po ang naka-invento ng atomic bomb. Diba? Siya ang sikat. Siya po ay Israelita. Sa larangan ng pelikula, sino ang nangunguna? Ha? Steven Spielberg. Siya po ay isang Israelita. Pinakasikat na direktor. Okay, sa larangan ng mga gadget. What? Kilala niyo to si Steve Jobs? Dahil sa kanya, gumagamit tayo ngayon ng cellphone na touchscreen. Diba? Dati, ano po yung cellphone natin? Tut, tut,
Tot, di ba? Pero siya po yung CEO dati ng pinakamamahaling cellphone. Okay? Yung Apple. Siya ang gumawa nito. Okay? Israelita. Paano po ito si Bill Gates? Yung mga microchip na ginagamit ng computer natin, sino po ang gumagawa? Kumpanya niya. Kapag gumagamit ka ng itong presentation na ginagamit natin, Microsoft, ito ay pag-aari niya, di ba? Office, Excel, PowerPoint. Kaya, pagdating sa larangan ng computer, sino po nangunguna? Siya, di ba? Isa sa pinakamayamang tao. Palagi nangunguna sila. Sa internet, sino po? Sila ang gumawa ng Google. Okay? Sila po ay magkaibigan, Israelita. Di ba? Facebook, sino po ang may-ari? Mark Zuckerberg. Sino po siya? Israelita. Di ba? Instagram, kanya na rin ngayon, kung hindi ako nagkakamali. Di ba? Kaya nga, sa lahat ng larangan, lalo na ngayon, sino po ang nangunguna? Sila. Sabi ng Bible, ikaw ay magiging ulo at hindi buntot. Nangyari na ito. Kahit po sa pinakasikat na universidad sa Amerika, kagaya na nga Harvard, Yale, at Princeton, marami pong mga profesor ay mga Hudyo. Okay? Natupad na o hindi pa? Natupad na. Gagawin sila ng Diyos na matatalino. At nangunguna sa mga larangan. Sa larangan ng musika, Beethoven, Mozart, mga Hudyo. Di ba? Shakespeare. Hudyo din yan. Pananauli ng lupain. Ezekiel chapter 36, verse 9 to 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Para sa iyo. At ako'y magpaparami ng mga tao sa inyo. At ang mga sirang dako ay muli. Okay. So, nagbigay ang Bible ng isa pang propesya. Yung lupain na naging disyerto ay bubungkalin at tataniman. Okay? Yeah. Sa tingin po ninyo, madali bang magtanim sa disyerto? Pwede kayong magtanim sa disyerto? Pero may prophecy ang Bible. Yung lupain na nasira, ngayon ay ilang at disyerto, ay matataniman. Parang imposible, di ba? Pero nangyari ito. Ito po yung Google Map image. Ito po yung border ng Israel at ng Egypt. Makikita niyo ang Egypt, disyerto pa. Pero ang Israel ay green na. Di ba? Kaya nga, nagawa nilang taniman ang disyerto. Ayon sa sinabi ng Biblia. Panoorin po natin ito. In 1867, Mark Twain toured the land of Israel, known back then as Palestine. Here's how he described it. A desolate country whose soil is rich enough, but is given over wholly to weeds. A silent, mournful expanse. There was hardly a tree or a shrub anywhere. Palestine sits in sackcloth and ashes, desolate and unlovely. Today, Mark Twain wouldn't even recognize this land. Out of rocky soil, out of swamps, and even out of deserts, Israelis have created gardens, vineyards, and farms with some of the most innovative techniques in the world. Jewish settlers were free to focus on making the desert bloom. In the coastal plains, citrus groves replaced the swamps. And the Jordan Valley, once the center of the malaria epidemic, now became the country's breadbasket. The Negev Desert blossomed with newly planted forests and vineyards. And the Arava, once the most arid part of Israel, became the site of a flourishing vegetable industry. All of this was accomplished in the first 20 years of Israel's statehood. In that time, they more than doubled their standard of living. Ito na po ang Israel ngayon. Tingnan ninyo kung natupad yung sinabi ng Bible 2,700 years ago. Ang desierto, tataniman. Tingnan ninyo. I 땅을 개간한 사람들. 나키타 뇨? 사안 sila nagtatanim? Desierto, di ba? 엄청난 육체 노동과 더불어 놀라운 관계 시스템이 또 하나의 기적을 이룩한 것이죠. 멀리 떨어진 사막을
초록빛으로 바꿔놓았으니까요. 초기 개척자들의 노력과 키부츠라는 농업 공동체 방식으로 이런 놀라운 결과를 이뤄낸 것이죠. 사람들은 이곳에 서기 전까진 이렇게 아름다운 자연과 마주하게 될 거라고는 상상하지 못하죠. 마치 성서에 나오는 에덴 동산을 보는 것 같습니다. So basahin po natin Ezekiel 36 verse 35, 3 to 1. At kanilang sasabihin, ang lupay ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden, at ang sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Verse 34, ang lupay na naging sira ay mabubungkal. Nangyari o hindi? Nangyari. Bakit? Kapag ang Diyos nagsalita, ginagawa niya. Tama po? Dapat natin itong maintindihan. Okay? So, tingnan natin ang pagkakaiba. Bago sila naging independent, parehong lugar. Ito yung disyerto ng Negev. Pero ngayon ay taniman na ng ubas. Tama po? Tinatahanan. Nangyari. Isaiah 60 verse 22, 3 to 1. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Ama, ang pinakakaunti ay magiging makapangyarihang bansa. Ang Israel po ay napaka-makapangyarihang bansa na ngayon. Sila po ang pinaka-ma-impluensya, alam ninyo? Sabi dito, mabilis kong gagawin. Tayo po, kailan po tayo naging independent mula sa Espanya? Ilang taon na? Ha? Alam niyo? Ilang daang taon na mula nung tayo ay maging independent mula sa Espanya, di ba? 1898. Mula sa Amerika, kailan tayo naging independent? July 1946. Pero kumusta ang Pilipinas? Maunlad na ba? Di ba? Mabagal. Pero ang Israel, kailan lang po sila naging independent? May 14, 1948. Pero kumusta ang mga Israelita? Pinaka nangunguna sa lahat ng larangan. Mayayaman, di ba? Sikat. Ang bansa nila, napaka ma-impluensya. Tama? Sa loob lamang ng ilang taon. Bakit? Sabi ng Diyos, mabilis kong gagawin. Mabilis kong gagawin. Nangyari o hindi? Nangyari. Ang Diyos, kapag nagsalita, ginagawa. Kaya mula ngayon, pag-isipan po natin, ano ang kinalaman ng pananauli ng Israel sa atin? Okay? Ano ang kinalaman nito? Sa Matthew chapter 24, may nagtanong po kay Jesus yung kanyang mga alagad. Panginoon, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Nung nagtanong kay Jesus yung mga alagad, ano po ang ginawa niya? Sinabi niya ng detalyado, okay? Binanggit niya ng detalyado ano ang mga mangyayari bago dumating ang katapusan ng panahon. Bago dumating si Jesus. Pagkatapos niyang banggitin lahat ng tanda, pinaliwanag niya ang talinhaga na puno ng igos. Sa verse 32 ng Matthew. Ang Matthew chapter 24 ay tungkol sa signs of last days. Okay? Kaya nga, bakit po importante ang pananauli ng Israel, ang restoration ng Israel? Kasi ang restoration ng Israel ang number one na tanda na tayo ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. So basahin po natin itong verse na to, 3 to 1. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Okay? Sa Bible, meron pong tatlong puno na kumakatawan sa Israel. Puno ng ubas, puno ng ulibo, at puno ng igos. Kaya itong puno ng igos ay tumutukoy sa Israel. Ang puno ng igos kakaiba. Yung ibang puno kagaya ng mangga, namumulaklak muna, di ba? Namumulaklak, pagkatapos, namumunga. Pero ang puno ng igos ay iba. Sa panahon ng taglamig, patay siya. Pero biglang lalampot ang balat at automatic, tutubo yung
bunga. Bigla na lang sumusulpot. Magugulat ka. Tama po? Kaya nga ginamit ni Jesus ang igos para ipaliwanag ang isang katotohanan. Ano po yung lumalambot na ang sanga at umuusbong na ang dahon? Kapag ang Israel nakita mo na independent na at nananauli na. Anong ibig sabihin ng malapit na ang tag-araw? Malapit nang dumating si Jesus. Kaya tatanungin ko po kayo, ang Israel, makapangyarihang bansa na o hindi ba? Anong ibig sabihin nito? Tayo ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. Tingnan niyo ang puno ng igos. Wala na tayong sapat na oras. Kaya nga, Matthew chapter 24, signs of last days. Kaya nga, mula nang ang Israel ay maging independent, alam niyo ang nangyari? Lahat ng binanggit ni Jesus na tanda sa Matthew chapter 24, nangyari na sabay, nangyari na ng mabilisan. Okay? So, i-check natin. Ano yung mga tanda ng katapusan ng panahon na sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24? Marami. Okay? So, marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo, magkakaroon ng lindol at iba pa. So, isa-isahin natin. Okay? Sinummarize ko na lang para mapadali ang pag-aaral natin. Okay po? So, ano po yung number one na tanda na tayo ay nasa katapusan na ng panahon? Recovery na Israel. Kaya nga, mula na ang Israel maging independent, makikita na rin natin madalas lahat na tanda na ito. Ano po yung una? Magkakaroon ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Okay? Pag-isipan nyo, makinig kayo. Noong unang panahon, may nagpapakilala ba na ako si Kristo? Meron ba? Kasi kung magpapakilala sila, uy, mga pareseyo, mga skriba, ako si Kristo. Anong gagawin? Di ba? Kasi nung time na yun, gustong patayin si Jesus ng mga reliyosong tao, di ba? Kaya kung magpapakilala sila, ako si Kristo, patay sila. Tama? Nung panahon na sinabi ni Jesus ang mga tanda, hindi pa nangyayari ito. Tama? Hindi mo pa halos makikita. Pero kailan mo ito makikita ngayon? Palagi sa panahon natin. Di ba? Ngayon po, maraming tao nagpapakilala, ako si Kristo. Ako ang anak ng Diyos. Sa Pilipinas, marami. Pero, karamihan hindi sikat. Pero may isang sikat. Kaya, check natin, okay? Sabi niya, siya daw ang appointed na anak ng Diyos. Siya daw ang may-ari na sanlibutan. Bakit po kayo didibatihin ako na ngayon sa totohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin yung pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na akong may-ari ng kaluluwa nyo? Akong may-ari ng sanlibutan ngayon? Okay. Anong sabi niya? Sabi daw niya, I am the way. Diba? Si Jesus ang daan. Hindi siya. Tama po? Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Pero ang punto, may mga taong nagpapakilala na siya si Jesus o yung wala. Marami na. Tama po? Marami na. Nangyayari na ito, hindi? Nangyayari na. Tama? Panahon natin ito. Alam po ninyo ang dahilan kung bakit maraming tao naniniwala sa mga bulaang Kristo at propeta? Bulaang Kristo lang ba? Meron ding bulaang propeta. Bakit naniniwala ang mga tao sa mga bulaang propeta? Basahin natin, Matthew chapter 24, verse 23-24, 3-1. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya. Huwag ninyong paniwalaan, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw, kung maaari, pati ang mga hinira. Bakit naniniwala sila sa mga bulaang propeta? Kasi nagpapakita sila ng mga tanda at kababalaghan. Pero dapat po nating maintindihan, sa panahon ngayon, ang gumagawa na ng mga tanda at kababalaghan ay sino na? Si Satanas. Para mandaya. Noong unang panahon, gumawa po ang mga alagad ng mga tanda at himala. Bakit? Hindi pa kasi kompleto ang Biblia. Tama? Buo na ba ang Bible noon? Hindi pa. Kaya paano maniniwala ang mga tao na yung sinasabi nila ay galing sa Diyos? Kailangan nilang magpakita ng ebidensya, di ba? Kaya nga nagpapakita sila ng
himala. Sa madaling salita, noong unang panahon, ang purpose ng himala ay para ilapit ang mga tao sa salita ng Diyos. Ang purpose ng himala noon ay ilapit ang mga tao sa salita ng Diyos. Ngayon, ano ang purpose ng himala? Baliktad. Ilayo ang mga tao sa salita ng Diyos. Kaya yung mga tao, ayaw nilang makinig ng Bible seminar. Ayaw nilang hanapin ang buhay na walang hanggan. Bakit? Nakaranas ako ng himala. Tama po? Baliktad na. Ngayon po, tapos na ang Bible. Kailangan pa ba ng himala? Hindi na. Bakit? Bible na mismo ang magpapatunay sa sarili niya. Tama po? Kaya nga mula kahapon, napag-aralan natin, ano? Ebidensya na ang Bible ay totoo. Hanggang ngayon, ebidensya na ang Bible ay totoo. Tama po hindi? Kailangan pa ba ng himala para patunayan na ang Bible totoo? Hindi na. Kasi history at prophecy tapos na. Tama po? Maliwanag? Kaya nga, pangalawang tanda ng katapusan ng panahon, ano po yun? Mga digmaan at kaguluhan. Mga balita ng digmaan at kaguluhan. Hindi ko na kailangang i-emphasize ito. Bakit po? Sa panahon natin ngayon, pangkaraniwang balita na ito. Tama? Ukraine, Russia. Sa katunayan, ako po ay nag-follow sa page ng news sa Dumaguete. Yes, the best Dumaguete. News sila. Okay? Balita. Okay? Ano po ang palaging nag-feed sa akin? Mga balita na kaguluhan. Ayon sa sinasabi ng Bible. Diba? Makakarinig kayo ng mga balita na kaguluhan at digmaan. Sa balita, ano po ang mas marami ngayon? May pinatay. May nirape. Diba? May krimen. Meron bang, ano mas marami? Magandang balita o mabuting balita sa news? Ha? Ha? Sabi ng iba, may mabuting balita, artista. O balitang artista. Tama po? Pero, mabuting, ano marami? Balita ng digmaan at kaguluhan. Tama? Anong panahon po ang tinutukoy dito? Panahon natin ngayon. Diba? Tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. Ano po yung pangatlong tanda? Tagutong. Alam po ninyo, nitong nakaraang, nitong pandemya, ayon po sa SWS survey, gaano po karaming pamilyang Pinoy ang gutom? 1/3, diba? 7.6 million na pamilya ang nakakaranas ng gutom sa Pilipinas. Pamilya yan, hindi individual. Tama po? 7.6 million na pamilya. Diba? Bakit? Pandemya, maraming lockdown. Okay po? So, panoorin po natin ito. Record high o pinakamataas ang naitalang bilang ng mga pamilyang Pinoy na nakaranas ng gutom nitong nagdaang tatlong buwan base sa bagong survey ng SWS. Umabot sa 7.6 million households ang nagsabing nakaranas sila ng gutom mula Hulyo hanggang Setyembre. Lalo na yung maliit ko humingi ng gatas kasi dumididi pa siya eh. Bukas bibigyan kita ng gatas. Gagawa tayo ng paraan para makakain tayo. Natulog sila pero umiiyak po ako. Kasi hindi ko, ngayon lang nangyari sa tanang buhay ko yung magutuman sila. Ano po yung sabi niya? Sabi niya, ngayon lang nangyari sa tanang buhay ko ang magutom sila. Dati hindi. Bakit? Habang lumalapit ang pagdating ni Jesus, mas mararanasan natin ang tanda ng katapusan ng panahon. Tama po? Siya lang ba ang nakakaranas nito? 7.6 na milyong pamilyang Pinoy. Maraming ilan sa inyo naranasan to, di ba? Iba na ang panahon natin ngayon. Nararamdaman nyo? Tumataas na ang bilihin. Krudo, kumusta? Doble na. Nag-expect ba kayo na bababa ito? Wag na. Bakit? Si Jesus anytime darating na. Ready ka na ba? Sinabi ng Biblia, habang lumalapit ang pagdating ni Jesus, mas magiging klaro ang mga tanda ng katapusan ng panahon. Di po? Ngayon lang nangyari sa buong buhay namin ang magutom. Hindi lang siya nagsasabi nito. Bakit po? Ngayon ay katapusan na panahon. Nangyayari na o hindi pa? Kaninong generation ang binabanggit ng Bible? Generation natin ngayon. Tama po?
Dapat magising tayo sa pagkakatulog. Ano po yung sunod na tanda? Magkakaroon ng mga salot at pandemya. Diba? Salot at pandemya. So, kumusta? Meron ba tayo dito ngayon o wala? Kailan po nagsimula na magloko ang mundo? Mula nang ang Israel ay maging independent. May 14, 1948, ano po ang nangyari sa mundo? Dati may mga sakit na, pero konti lang. 1950, pinakamataas na kaso ng polio. Grabeng kaso na itala 1950 after Israel's independence. Nagkaroon ng unang kaso ng Ebola. Nagkaroon ng unang kaso ng AIDS. Nagkaroon ng SARS, swine flu, at marami pang bagong virus na hindi nakasama dito. Tama po? Kung papansinin po ninyo, unang kaso ng Ebola at Ebola outbreak ulit. Bakit po? Kasi ang virus ay hindi nawawala. Sa katunayan, ito ay nag-mutate pa. Di ba? Kumusta yung coronavirus? Nawawala ba? O dumadami pa ang variant? Ha? Nagsimula sa ordinaryong COVID, nagkaroon na ng Omicron, blah, 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 blah. Di ba? Habang tumatagal, dumarami. Dati isang COVID lang. Kumusta? COVID blah blah, COVID blah blah, blah blah, blah blah. Tama po. Sabi ng Biblia, lalala pa ang mundo habang dumarating si Kristo. Sabi po ng isang sikat na tao, may parating ng bagong pandemya at ang mundo ay hindi handa. Tama? Hindi pa nga tayo nakaka-recover sa coronavirus, pero may mga darating na sunod pa. Okay? Kumusta yung mga yelo sa North at South Pole? Natutunaw na, di ba? Natuklasan ng mga scientists na may mga virus at bacteria na nasa ilalim nun at hindi tayo immune dito. Tama? Kapag lumabas ang mga ito, wala tayong protection. Ready na ba tayo? Ang mundo po ay lalala pa. Okay? Kailangan po nating maghanda. Bakit? Nabubuhay na tayo sa katapusan na panahon. Yung AIDS, yung Ebola, may gamot ba dito? Wala ditong gamot. Tama po? Nangyayari na o hindi pa? Panahon natin to. Kailan nagsimula? May 14, 1948. Tingnan ninyo ang puno ng igos. Kapag malambot na ang sanga at umuusbong na ang dahon, alam nyo malapit na ang tag-araw. Nangyari ang lahat ng tanda mula na. Okay? Nagloko na. Kumusta ang lindol? Ano po ang sunod? Sunod? Mga lindol, di ba? Lindol. So ito yung data mula sa USGS. Sino po ang nagre-record ng mga lindol na nagaganap sa buong mundo? Matagal na nagre-record sila, okay? Ito po ay data, information mula sa kanila. I-check natin kung ano ang kalagayan ng mundo. Nakikita nyo to? Ito po yung taon, okay? Taon. Nung bago mag 1948, kaunti lang ang lindol. Check nyo. 1901, 2, yan lang ang lindol. Kaunti o marami? Pero, i-move natin sa taon natin ngayon. Ito ang mundo natin ngayon. Kaya nga, kumusta ang mundo natin? Check mo ang website ng Pag-asa. Ilan po ang average na lindol sa Pilipinas ngayon? 30? Hindi nyo lang ramdam kasi mababa sa magnitude 4.4. Tama? Ramdam lang sa malalapit na area. Pero alam ninyo, check natin. Year 2018, ilan po ang magnitude 6 na lindol sa Pilipinas? Ilan? Alam nyo kung ilan? Isa. Check nyo ang website ng Pag-asa. Isa. Mula year 2019, ilan na? Ha? 10. Diba? 10. Kumusta ang panahon natin ngayon? Lahat ng vulkan sa Pilipinas, aktibo na. Hindi nyo ba alam? Ha? Dati, yung Taal, tulog. Ngayon, gising. Kayo, tulog. Na dapat gising na. Okay? Yes. Yung mayon, palagi gising yan, di ba? Nabalitaan nyo, Bulusan. Ang Bulusan ay tulog dati. Pero ngayon, gising na. Canlaon, sa Bisaya, tulog dati yan.
Pero ngayon, gising na. Pampanga. Diba? So, sabihin niyo po sa akin, nangyayari o hindi? Sa mga bulkang ito, araw-araw may lindol na itatala ng P-box. Okay? Pero mababa sa magnitude 4, kaya hindi natin ramdam. Tayo po ba ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon o hindi ba? Nabubuhay na. At sabi ng Biblia, habang lumalapit ang pagdating ni Jesus, mas mararamdaman natin ito. Okay? Kaya nga may balita po, di ba? Parating na yung Big One sa Manila. Tama? Dapat maging ready tayo. Anytime, pwede nang dumating si Kristo. Nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon. Unawain po ninyo ito. Wala na po tayong sapat na oras para maligtas. Ano pang ibang tanda? Ang pag-ibig ay lalamig. Dati, nung bata pa ako, yung pamilyang Pinoy ay mainit sa isa't isa, di ba? Kapag kumakain tayo ng hapunan, lahat ng miyembro ng pamilya salo-salo. Kahit na brown out, masaya. Di ba? Mainit ang pag-ibig sa pamilya. Pero ngayon, magkasama na sa mesa, anong kaharap? Minsan, magkaharap na, magte-text pa. Kaya ngayon pag-ibig, mainit pa o malamig na? Dati, yung mag-asawa, tumatagal hanggang mamatay. Di ba? Mag-asawa pa rin sila. Ngayon, binata pa lang, mga dalagita pa lang, buntis na, hihiwalayan na. Di ba? Yan ang mundo natin ngayon. Sabihin niyo po sa akin, nangyayari na ito, hindi pa? Panahon natin ito. Katapusan na ng panahon. Okay po? Sa ating Bible, ano po yung isa? Lalaganap ang Ebanghelyo. Matthew 24:14, basahin po natin ang sabay-sabay. 3-1. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ano po yun? Ang Bible daw, ang magandang balita, ay maririnig sa buong mundo. Alam niyo kung gaano na na-translate ang Bible? May 3,800 na wika. Pwede mong mabasa ang Biblia sa sarili mong wika. Tama? First day, napag-aralan natin, di ba? Pampanga, hindi kayo nun. Bakit? Anytime, pwede nang dumating si Jesus. Sino po ang nagsabi nito? Ang magandang balitang ito ay ipapahayag sa buong daigdig. Kailan po ito sinabi ni Jesus? 2,000 years ago. Pero, tanong ko, nung time na yun, sikat ba siya? Sikat ba siya? Kayo, pwede ba kayo magsabi? Pwede ba kayo magsabi ng ganito? Okay, mula ngayon, 2,000 years ago, ang balita tungkol sa akin ay maririnig ng lahat ng tao sa mundo ang tungkol sa akin. Pwede kayo makapagsabi ng ganito? Pwede? Ha? Ha? After 2,000 years, sikat ba kayo? Limot na. Tama po? Pero sa Jesus, sinabi niya 2,000 years ago, ang magandang balitang ito tungkol sa akin, maririnig ng buong mundo. Ngayon, nangyayari na o hindi? Nangyayari na. Kahit sa liblib na dako, alam ng tao ang Biblia. Tama? May Bible sila sa bahay. Tama? Panahon natin ito. May oras pa ba tayo? Wala na. Alamin niyong wala na. Tama? Anytime pwede nang dumating si Jesus. Ang tanong, ligtas ka ba? Nalutas mo ba ang problema sa kasalanan? Matthew chapter 24, verse 33 hanggang 34. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3-1. Gayun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Si Jesus, kapag may gustong sabihin na importanteng bagay, ano po ang sinasabi niya? Katotohanan, sinasabi ko sa iyo. Assuredly, I say to you. Para i-emphasize kung gaano ka-importante yung gusto niyang sabihin. Okay? Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak muli, hindi siya makakapasok sa langit. Diba? Pareho din, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi nilipas ang lahing ito. Kaninong lahi ang binabanggit dito? Yung lahi ng mga tao na nakakasaksi sa lahat ng tanda. Kaninong lahi? Lahi natin. Tama? May pangako si Jesus, hindi mamamatay lahat ng tao na nakakasaksi sa lahat ng mga tandang ito
darating ako. Kaninong lahi ito? Lahi natin. Tayo na po ang huling henerasyon. Tama po? Anytime pwede lang dumating si Jesus. Isipin niyo na wala na kayong chance na maligtas. Maaring huli na ito. Samantalahin niyo ang kaligtasan. Kailangan niyong malutas ang problema sa kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit nag-aaral tayo ng Bible. Okay po? Bakit? Kasi ang Biblia ay totoo. Lahat ng sinabi ng Diyos, nangyari o hindi? Lahat ng sinabi niya, ginawa niya o hindi? Lahat ng prophecy sa Bible nangyari na. In-explain ko na po, di ba? Ano na lang po yung hindi nangyayari? Second coming Jesus. At anytime, ready na. Ayon sa Biblia. Kasi, kahit yung mga mangyayari, pagkatapos dumating na Jesus, ngayon palang ready na. Isang araw darating sa Jesus, ito yung rapture. Basahin po natin, Lucas chapter 17, verse 34 to 36. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang magkasamang magtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Pupunta sa bukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Hindi po ito nangangahulugan na 50-50. Okay? Ibig sabihin nito, may dalawang grupo. Dalawang klase ng tao. Isang kukunin at isang iiwan. Pero alin ang mas marami? May iwan. Di ba? Kasi sinabi ni Jesus, kakaunti ang nakakatagpo sa makipot na pintuan. Kaunti ang maliligtas, munting kawan. Di ba? Mas marami ang may iwan. Sa second coming, darating si Jesus at kukunin lahat ng tao na nalutas ang problema sa kasalanan. Lahat ng tao nagkaroon ng buhay na walang hanggan ayon sa Biblia. Sabi po dito, kailan? Sa gabi. Pero sabi sa bandang baba, pupunta sa bukid. Kailan ka nagtatrabaho sa bukid? Gabi o umaga? Gabi o araw? Araw. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi ang mundo ay bilog. Di ba? Di ba? Ngayon, ipagpalagay natin, may naligtas sa ngayon dito. Ligtas siya. At may ligtas naman ngayon sa Amerika. Ano pong mangyayari? Yung lahat ng mga ligtas na tao sa bawat palig ng mundo, gabi man dito o araw, at once, pagdating ni Jesus, kukunin lahat ng tao, naligtas. Tama po? Ganito ang mangyayari pagdating ni Jesus. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, tutunog ang trompeta para kunin lahat ng tao naligtas. Rapture. Bakit? Bubunawin na kasi ang mundo sa apoy. Tama? Para wag maranasan ng mga ligtas, yung fire judgment, yung nuclear war, magkakaroon muna ng rapture. Tama? Kailan? Sa isang saglit, sa isang kisap mata. Ganito ang mangyayari. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Kita nyo? Sa isang saglit, kukunin lahat ng taong naligtas. Sino kukunin? Mga taong nalutas ang problema sa kasalanan. Mga taong nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang tanong, handa ka na ba? Alam po ninyo ang katagian ng ready? Ang ready, matapang siya, di ba? Hindi siya takot. Meron siyang 100% assurance na siya ay kukunin. Okay? Base sa Bible. May exam. Paano mo malalaman kung sino yung ready at hindi? Sabi ng iba, wala pa yung teacher. Sana wala muna si Ma'am ngayon. Ready siya o hindi? Pero tagal naman ni Ma'am. Ready o hindi? Ready. Tama po? Ikaw, nalitas mo na ba ang problema sa kasalanan? Kahit na nagsisimba ka, kahit na gumagawa ka ng kasalanan, kahit na gumagawa ka ng kahit na anong tawag dito? Okay. Kaya nga, hanggat may kasalanan tayo, hindi tayo pwede maligtas. Naintindihan po ninyo? Kahit na gumagawa tayo ng mabuti, kahit na gumagawa tayo ng mabuti, kahit na nagsisimba tayo, ano po ang problema? Kasalanan. Kasi napag-aralan natin sa Bible, di ba? Ang Diyos ay hukom. Kaya kailangan po natin ito, paghandaan. Okay? So, pag-isipan po natin ngayon bilang panghuli,
yung mga mangyayari pagkatapos dumating ni Jesus. Bakit? Kasi ngayon pa lang ay ready na. Okay? Ayon sa Bible, ito ang mangyayari after second coming. Pero ngayon pa lang ay ready na. So ito po yung huling bahagi ng kasaysayan ayon sa Bible. Sa unang pagdating ni Jesus, siya ay nagtanim ng buto. Okay? Ibinigay niya ang paraan para maligtas ang mga tao. Kaya nga bago siya, sa pagdating niya, aanihin niya lahat ng taong naligtas sa pamamagitan ng gospel. Pero bago siya dumating, mangyayari ang mga bagay na ito. Okay? Ngayon po, nangyayari na o hindi pa? Nangyayari na. After ng rapture, kukunin lahat ng ligtas at wawasakin ang mundong ito sa apoy. Ito yung dalawang pangunahing mangyayari sa 7-year tribulation. Pag-isipan lang natin yung dalawa. Ano po yun? Cashless society at last war. Ayon sa Bible, after second coming, yung mundo hindi nagagamit ng pera, ng cash. Okay? Ano na lang ang gagamitin? 666. Marka. 666. Pero ang sistemang ito, ready na. Tama? Last war, nuclear war, ngayon pa lang, ready na. Anong ibig sabihin? Anytime, pwede nang dumating si Jesus. Second coming ni Jesus na lang ang hinihintay na tao. So, basahin po natin Revelation chapter 13, verse 16 to 18, 3 to 1. At ang lahat, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malalaya at ang mga alipin, ay pinalagyan ito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda sa makatuwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Ano po yung 666? Gamit ang markang ito, hindi na kailangan ng pera. Ano na lang po ang kailangan? Marka. Kaya sa panahon natin ngayon, pwede po ang transaksyon na walang pera. Gamit ang computer, di ba? Ano po ang computer? Ang formula 6. Parang ganito. Ang letter C ay pangatlong letra ng alphabet, di ba? I-multiply natin sa 6. Times 6, 18. Ang letter O, pang 15 na letra ng alphabet, times 6, 90. Gawin natin sa iba pa. Ano po ang total? 666. Okay? Barcode ay pinapatakbo ng computer. Di ba? Ano po yung mga barcode natin ngayon? Lahat ng produkto natin ngayon na mabibili may barcode. Okay? Ito ay pinapatakbo ng 666 system. Ito po yung binary code na binabasa ng computer. Ito naman po yung nababasa ng tao. Kaya kung programmer ka, madali mong maintindihan. Okay? Kaya ito pong dalawang manipis na linya, yan po ay number 6. Lahat ng barcode ay pinapagana ng 6, 6, 6. Okay? Kaya nga yung barcode, makikita po dito lahat ng impormasyon tungkol sa isang produkto. Sa barcode, nakalagay diyan, saan galing yan? Okay? Saan gawa? Tapos, ano ang presyo? Lahat ng impormasyon. Pero sabi ng Bible, last step, ito ay microchip ang gagamitin. Okay? Para sa tao, microchip. Lahat ng impormasyon tungkol sa iyo ay ilalagay sa isang microchip. Okay? Yung SSS number mo, driver's license, lahat ng impormasyon. At ilalagay sa microchip at ibabaon sa katawan ng tao. Okay? Bank account number. Ito na lang ang gagamitin para bumili at magtinda. Meron pong bansa sa mundo na ginagamit na ang sistema na ito. Wala nang cash na ginagamit. Sa Sweden, sinubukan nilang i-apply ito. Panoorin po natin. When Elias Brodberger goes to work, he doesn't need ID, and he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. You like to touch it? Yeah. Yeah. Oh, weird. Yeah, it's like a grain of rice. Yeah, a grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Yeah, it's all on chip, so I just would like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly. Let's buy some snacks. Exactly. So I can't open it. No. Okay. So what I need to do is that I need to first blip my chip, and it will log me in, and from there I get access to the fridge. In Sweden, the microchips are already here. The microchip implants use the same technology that's in contactless credit cards, which have made cash pretty much obsolete in Sweden. No cash. But I am certainly convinced that millions of people will find it very, very valuable to have a smart device under their skin.
Human microchipping may be our future, but in Sweden, it's already reality. Sarah Harman, NBC News, Stockholm. Okay, sabi po ng Bible, darating yung panahon after second coming, ang tao hindi nagagamit ng cash, di ba? Ano lang po ang gagamitin? Marka, di ba? So sa panahon natin ngayon, ready na ang sistema ito o hindi pa? Ready na o hindi pa? Ready na. Pero mangyayari ito after second coming. Ibig sabihin anytime, pwede nang dumating si Jesus. Kaya kung maiwan kayo, hindi kayo maliligtas at maiwan, 100%, maririnig nyo sa barangay. Okay? Lahat ng mga taga Santa Rosa, punta kayo sa barangay hall at magpalagay ng marka. Diba? Kung wala ang marka, hindi kayo pwedeng bumili o magtinda. Darating ang punto na ito. Okay? Malapit na. Tama po? Kasi ang sistema ay ready na. Pag narinig nyo to, magpalagay kayo hindi, huli na ang lahat. Kasi walang maliligtas na tao sa 7-year tribulation. Walang maliligtas na hintil. 144,000 na mga Israelita na lamang. Okay? Kaya nga, ang chance lang para maligtas tayo ay bago dumating si Jesu Cristo. Naintindihan po ninyo? Ano pa yung isa na binanggit mangyayari after second coming? Kuning digmaan. Pero ang Bible detalyado, in-explain na po dito kung anong klase ng gyera ang mangyayari. Anong klase ng gyera? Nuclear war. Basahin po natin ang sabay-sabay sa Zechariah chapter 14 verse 12, 3 to 1. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa, at ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kinilalagyan ng mga ito, at ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Sa 2 Peter, ipinaliwanag kung paano gumagana ang pagsabog ng nuclear weapon. Ano pong ginagawa? Meron pong atom. Ang atom ang pinakamaliit na part na, di ba? Hindi na pwedeng basagin. Pero pag binasag mo, ano ang mangyayari? Magkakaroon ng chain reaction. Ito yung pagsabog ng nuclear weapon, di ba? Pero in-explain na ito sa ikalawang Pedro. Yung mga sangkap ay matutunaw sa init. Tama? Ano po ang binabanggit ng Bible? Nuclear weapon. Okay? Kaya nga, ano pong sandata ang may kakayahan na habang nakatayo ka pa, matutunaw, mabubulok ang katawan mo? Nuclear weapon. Ito lang ang sandata na kayang gawin ito. Tama po? Radiation. Kapag na-expose ka sa radiation, ayon sa sinasabi ng Biblia, ganito ang mangyayari. Habang nakatayo ka, matutunaw at mabubulok ang iyong katawan. Yan po ang ipinapaliwanag ng Bible. Okay? So anong klase po ng gyera? Nuclear war. Okay? Yan yung last judgment. Fire judgment. Mangyayari sa last war. Kaya nga, kumusta po ang mundo natin ngayon? Marami pong nuclear weapon o kaunti lang? Sino po ang may pinakamaraming nuclear weapon? Ha? Ha? Yung medyo makati ngayon ang kamay. Sino po? Russia. Yung hindi mapakali ngayon, di ba? Russia. Sila. Kapag gumawa ka ng isang bagay, may purpose ito. Gagamitin mo. Tama? Yung mga nuclear weapon, bakit hinayaan ng Diyos na magawa? Kasi may paggagamitan diyan. Kailan po? Sa huling digmaan. Hindi yan pang display lang. Darating ang araw, gagamitin yan. Tama po? Sinabi ng Bible kailan? Last war. Ang Bible detalyado pag nagpaliwanag. Saan po mangyayari ang last war? Saan magaganap ito? Magsisimula? Revelation 16 verse 16. Basahin natin. 3 to 1. At sila'y tinipo nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. So, wikang Hebreo, Armageddon. Okay? Pero tinatawag din ito, Megiddo. Sa lugar na ito, sa Israel. Okay? Kaya kung pupunta ka sa Armageddon, sa Megiddo, meron ng ano doon, signboard. Ano po ang nakalagay? Dito mangyayari ang Armageddon. Kung saan ang huling digmaan ay mangyayari. Okay? Ready na o hindi pa? Ready na. Binanggit na rin ng Bible, sino ang magsisimula ng last war? Sino po? Eto. Gog, Magog, Rosh, Meshech at Tubal. Siya ang magsisimula ng gyera. Pero dapat nating maintindihan, nung time na isinulat ang Bible, ang mga bansang ito ay separated pa. Pero ngayon, ang lupain na ito ay tumutukoy sa lupain ng Russia. Diba?
Tama po? Russia. Sakto. Sino po magsisimula ng gyera ayon sa Ezekiel? Russia. Kailan sinulat? 2,700 years ago. Binanggit na rin ng Bible kung sino ang mga kaalyado niya. Basahin natin sa next verse. 3 to 1. Ang Persia, Ethiopia, at Put ay kasama nila. Silang lahat ay may kalasag at helmet. Ang Gomer at ang lahat niyang mga pulutong. Ang Beth Togarma mula sa pinakadulong bahagi ng Hilaga at lahat niyang pulutong. Maraming bayan ang kasama mo. Okay? Ito po ay dating pangalan. Persia, anong bansa ito ngayon? Iran. Kung nag-aaral kayo ng history, alam nyo, pinalitan na ang pangalan ng Persia, ginawa ng Iran. Ethiopia, pareho pa rin. Put, anong bansa ito ngayon? Libya. Togarma, anong bansa ito ngayon? Turkey. Nasa north ang Turkey. Eksakto ang paliwanag ng Biblia. Binanggit na ng Bible ng detalyado, hindi pa? Binanggit na. Pero, magugulat kayo. Bakit? Lahat ng mga nakasulat sa Bible 2,700 years ago, nakaalyado ng Russia, i-check nyo ang balita ngayon. Sila ang mismong kaalyado ng Russia ngayon. Tama po? Eto. Minsan nagsasagawa sila ng trilateral summit. Presidente ng Iran at Turkey. Diba? Sila ang parehong kaalyado ng Russia ngayon. Okay? Pero ito ay nakasulat 2,700 years ago. Ready na o hindi pa? Ready na. Sino ang lulusobin nila? At ano ang dahilan bakit sila lulusob? Nakasulat din sa Bible. Basahin po natin. 3 to 1. Upang kumuha ng samsam at magdala na nakaw. Upang wasakin ang mga gibagdako na tinatahanan ngayon. At ang bayan na tinipon mula sa mga bansa na nagkaroon ng mga hayop at mga ayarian na nagsisitahan sa gitna ng daigdig. Sino po ang lulusubi nila? Paano nyo nasabing Israel? Kasi Israel ang bayan na tinipon mula sa mga bansa. Diba? Ang Israel ang bayan na nasa gitna ng daigdig. Ang Israel ang bayan na mayaman. Tama? Israel ang mayamang bansa ngayon. Ano po ang dahilan bakit lulusob ang Russia? Para sa buti. Diba? Samsam. Kasi may kakampi ba ang Israel sa Middle East? Wala. At gustong-gusto, nangangati ang kamay ng mga Arabo, di ba? Na mawala ang Israel. Ready na. Ngayon, sino po ang nilulusog ng Russia? Ukraine. Kilala niyo kung sino ang presidente ng Russia, ng Ukraine? Ha? Volodymyr Zelensky. Ano po siya? Israelita. Si Volodymyr Zelensky na presidente ng Ukraine ay Israelita. Practice run ito. Okay? Nangangapa ang Russia. Try nga natin. Pero ayon sa Bible, sino po ang magiging target niya sa bandang huli? Israel. So i-check natin. Yung sinasabi ng Bible, eksakto o hindi? Tandaan po ninyo, ang Diyos kapag nagsalita, gagawin niya. Kumusta sa balita? Nakikinikin ang balita? Ano po ang sabi ni Putin? Medyo nagpapa-advance na siya, di ba? Huwag niyo kaming subukan. Hindi kami magdadalawang isip na paliparin lahat ng aming sandatang nuklear. World War III, maghanda kayo. Kami may pinakamaraming nuclear weapon. Kamakailan lang. Sino po ito? Si Sergei Lavrov. Nagbabala siya. Di ba? Siya ang foreign minister ng Russia. Huwag niyong pakialaman ng Ukraine dahil nuclear war ang mangyayari. Tama? Mangyayari ito. Panoorin natin. Ito ang mangyayari ayon sa Bible. Malapit na. Thank you.
Kaya ito po yung last word na warning ng Biblia. Ngayon pa lang, ready na o hindi na? Hindi pa. Pero kailan po ito mangyayari? After second coming ni Jesus. Ibig sabihin, anytime, darating na si Jesus. Diba? At kapag dumating siya, na hindi pa natin nalulutas ang problema sa kasalanan, ayon sa Biblia, meron tayong problema. May oras pa tayo, wala na. Wala na po tayong sapat na oras. Kaya kung hindi pa kayo sure sa inyong kaligtasan, kung hindi nyo pa nalulutas ang problema sa lahat ng kasalanan, kailangan po nating makinig sa Bible Seminar. Maaring ito na ang last chance natin. Okay po? Basahin po natin, Matthew chapter 5, verse 18, 3 to 1. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Ang alpabeto ng Israel, Hebreo, ay hindi kagaya ng English alphabet. May mga tuldok at kudlit. Okay? Kaya kapag kulang ng tuldok at kudlit, ibang salita na. Ang ibig pong sabihin nito, lahat na nakasulat sa Bible ay mangyayari. Hanggang ngayon, napag-aralan po natin, yung mga nakasulat sa Bible na nangyari noon, nangyari talaga o hindi? Eden Garden, nangyari o hindi? Noah's Flood, nangyari o hindi? Sodoma at Gomorrah, pagtawid sa dagat na pula. Nung sinabi ng Diyos sa Israel na kahit na relihiyoso kayo, kahit na naniniwala kayo sa Diyos, kahit na napiling bayan kayo, kung kayo ay may pagsuway at kasalanan, isusumpa ko kayo, nangyari o hindi? Detalyado. Nung sinabi ng Diyos na ibabangon ko kayo, nangyari o hindi? Ngayon, sinasabi ng Bible sa atin, sa lahat ng tao, kung tatayo tayo sa harap ng Diyos na may kasalanan, ano ang naghihintay sa atin? Paghuhukom. Kaya kailangan po natin maghanda. Bakit? Totoo na merong langit at impyerno. Totoo na may paghuhukom pagkatapos ng kamatayan. Totoo na kailangan natin ng kaligtasan. Tama? So ngayong gabi, napag-aralan po natin ang mga bagay na ito, nakilala natin na ang Diyos ay totoo sa sinasabi niya. Lahat ng sinabi niya, ginagawa niya. Tama? Kaya nga, kailangan po nating paghandaan ang kaligtasan. Kasi sinabi ni Jesus, malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Tama? Totoo ito o hindi? Totoo. Kailangan nating malutas ang problema sa kasalanan. Okay? So hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaral. At bukas, pag-aaralan po natin yung mas importanteng bagay. Okay? Kaya anuman po ang mangyari, huwag tayong magpaliban at makinig tayo sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Aming banal na sumasalangit na Diyos Ama, marami pong salamat sa paggabay ninyo sa amin sa pakikinig ng inyong salita. Panginoon, bigyan po ninyo ng pusong mapagpakumbaba ang bawat nakikinig sa inyong salita upang maunawaan po namin na kami ay tatayo sa harapan ng hukom na matuwid. Kaya nga, gabayan po ninyo kami na magkaroon ng pagnanais na maligtas, na malutas ang problema namin sa kasalanan sa pamamagitan po ng paraan ng Diyos sa Biblia. Kaya nga, ingatan po ninyo ang bawat nakikinig upang kami po ay patuloy na makapakinig sa inyong salita, magkaroon ng puso na nagnanais maligtas. Bukas ay pag-aaralan po namin ang higit na mas mahalagang bagay, kaya nga, ingatan po ninyo ang bawat dumadalo hanggang sa matapos po ang lahat ng session sa Bible Seminar na ito. At nawa po lahat ng tao ay magkaroon ng makarating sa tamang pagkakakilala ng katotohanan at maligtas ayon po sa inyong salita. Kaya Panginoon, kayo po ang gumabay at manguna sa amin. Maging sa pag-uwi namin, ingatan po ninyo ang bawat isa hanggang sa muli naming pagkikita-kita bukas. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, salamat po. Maraming salamat po, Pastor Frank. Maraming salamat po sa mga nagsinalong ngayong session 3 at sa lahat po ng nakakakompleto na po ng tatlong session. Huwag na huwag po kayong BBTO hanggang bukas, hanggang Friday po, hanggang session 5. Bukas para malaman po natin kung paano po natin lulutasin ang problema po natin sa ating kasalanan. Upang sa gayon po, pagdating po ni Jesucristo, handa na po tayo. So, ngayon pong gabi, pansamantala po tayo maghihiwa-hiwalay upang umuwi po sa ating mga tahanan. Ingat po tayo. Paglabas niyo po dyan, may kunti pong meriendang ipin-repair. So,
daan na lang po kayo doon. So yung po mga regular members, kunting cleaning lang po tayo ng ating main hall. Thank you very much. Ingat po tayo lahat. Okay.